In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible. Was by eating certain. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan, mga follower ng pag-aral natin na ministry. Gandin yung mga kakilala ni Pastor Ray Ana Fuentes at gandin yung follower po ng programa ni Evangelist Dizon. Welcome po kayong lahat dito po sa isang sharing o tinatawag ko dating debate. Subalit ito ay isang usapang magkakapatid. Tayo ay umaasa na ito ay magiging pakinabang sa ating lahat na mga nagsusuri. At ito po ay sa pagitan po ng ating mga kaibigang mula sa Baptist, si Pastor Rian Fuentes, at sa Seventh Adventist naman ay si Evangelist Cesar Dizon Jr. Ang paksa, inyong makikita ko dito sa aking likuran, patutunayan na ang once saved, always saved ay biblical. Okay, so ang ating pong rules ng pag-uusap, mga kapatid, ay 15 minutes presentation as usual, yung mga ginagawa natin dati. Tapos ay 10 minutes na cross-examination. After ng cross, itatayo naman yung negative. At magpipresent din po siya ng 15 minutes at tatanungin naman siya ng affirmative sa loob ng 15 minutes. At tatayo ng pangalawa yung affirmative, 15 minutes din. Then 10 minutes cross-exam, tatanungin naman siya ng negative. At tatayo ang negative sa pangalawa, rebuttal na po ito. At tatanungin naman siya ng affirmative sa loob ng 10 minutes. At ang conclusion po ay 5 minutes conclusion. Teka, sino pala yung unang magkukonglude? Tatayo sa conclusion? Yung negative yung dapat. Okay lang. Evangelist Dizon, okay lang ba sa iyo? Yung ang tatayo daw sa unang magbibigay ng conclusion ay yung negative. Walang problema sa akin, pero nararapat siguro yan, ang affirmative siguro para yung sequence natin, affirmative, negative, hanggang matapos. Kung okay lang sa inyo. Pwede naman yung yun, kasunduan naman yun, pero yung rules na namin sa aming debaters convention is yun. Pero kung gusto niyo, okay lang naman. Mostly na. Sige lang, sa susunod lang natin siguro. Ano kasi may alam ko mayroon naman tayong susunod pang ano. Yes. Tayo gagawa pa tayo sa mga susunod, sharing lang ganito. Maganda yes, itong pag-uusap nito. So okay, sige, ang affirmative, okay. Siya yung last. Okay din 'yun. For sure naman, Pastor, inamigo man ni ato, di man iingon away. Oo, good. Wow. Kuan man ta. Okay. Sa pananampalataya. Yeah. Para maging malinaw, ang unang magbibigay ng para ang sequence ay tuloy-tuloy. So yung unang conclusion ay yung affirmative at ang huli ay yung negative. Wala na itong question, wala na ang cross examination. Tatanggap ba tayo ng question sa audience? Okay. Sure. Hindi na. Wala, gagabi na siguro. Kung may oras pa. Kasi 8:50 na 'yo. Oo nga. Sige. Okay, so mga kapatid, mga kaibigan, ayan, at ito na yung pinakaabangan ng lahat. At more than 300 na yung ating views na nag-iaabang, kaya huwag na natin patalagalin. Tayo po, sa YouTube po ay live din ho tayo. At ang ating viewers naman sa YouTube, welcome po kayo mga kapatid. 114 viewers ang meron sa YouTube. So marami po, mamaya dadami din yan.
Tayo po ay dumako sa ating pong pasimula sa pamagitan ng panalangin. Dakilang Diyos sa magbanal na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, Ama, kami ay humihiling ng patnubay mula sa inyo. Meron kaming ibang pinangahawakang paniniwala, subalit iisa po ang Diyos namin pinaglilingkod at dyan po ay kayo. Tulungan po ninyo kami na matuklasan po namin ang katotohanan at liwanag, lalo na po ang mga nanonood na mga nagsusuri, mga open-minded na naghahanap ng katotohanan. Maging instrumento nawa ang pag-uusap na ito upang makita po nila ang katotohanan na dapat malaman ng bawat isa sa amin. Pagpalain ang bawat isa at matapos nawa kaming magpayapa, ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so, teka, saan nga ba yung time dito para kita ko rito? Ipaki-ano nga dito, Ben? Ano nga ba yung, pakisin nga yung link ng timer na pinadownload mo? Ay, yung ginagamit mo dyan? Ha? Nakasend na? Yan. Ang timer ay mag-appear ito sa ano? Sa screen. Magwa-warning ako, 5 minutes left at saka 2 minutes. Then, magbibilang lang ako pag 10 seconds, magpaparinig na lang ako. 9, 8, 7, 6. Para matapos nyo talaga ng maganda yung inyong presentation. Tapos, meron po tayo ditong tunog. Pag gaya narinig na yun ang buzzer, ting! Yun, ibig sabihin, ay time is up. Okay? So, ready na, Pastor Rian, para sa iyong... Yes, ready na po, Brother Johnson. Okay, thank you very much, mga kapatid. Ito na po, at pakinggan natin ang first stand ng affirmative mula sa isang pastor, at kung hindi nag-lockdown, ay dapat ay ordained na siya. Isang magagawa ng Bible Baptist Church, Pastor Rian Fuentes. Time start okay. Now. Okay, magandang gabi po sa lahat, sa mga nakikinig, sa mga kaibigan nating mga SDA at saka mga kaibigan din nating kapatiran sa Bible Baptist o sa Baptist Churches. Ako po si Brother Rian Fuentes na nagdadala po at doctrinal teacher po ng Bible Baptist. So wala po itong disclaimer. Yung dala po natin ngayon ay aral po talaga ng Baptist. Kaya mainam po na makinig po kayo. Ang panalangin po natin ngayon na ating pong ma-share sa ating mga kaibigan na mga SDA o kaya sa ibang mga viewers natin dyan sa labas na mapakinggan po ang tunay na aral ng Biblia. Kasi at kailangan po natin ng katotohanan na unang-una po ang aking patutunayan ngayon ay ang unang-una magpasalamat ako sa Panginoon sa panahon ito at sa pag-aralan natin. Brother Johnson, naging moderator at sa aking katunggali ngayon. So, Evangelist, salamat po sa inyong oras. Ang unang pana ang ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, mga nakikinig na patutunayan natin na ang once saved always save ay biblical po. Yan po ang turo ng Biblia. So ito po ang ating babasahin, ating patutunayan ayon sa Biblia ngayon. So unang-una, ating i-nail talaga yung nail down natin na ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa kaligtasan. Ano po yung kaligtasan na yun? Ito po ang kaligtasan na ang tao ay hindi napupunta sa dagat-dagat ang apoy, kundi makasama niya ang ang Diyos na sa langit. Yun po ang ating pag-uusapan. So take note po, ang ating pag-uusapan ay kaligtasan. The term saved in the Bible, no, mention po ito many times. Pero ang saved po natin ngayon ay, it means po ng Greek word nito ay suzo, ibig sabihin to deliver from harm, from danger, ano po. So ang save po dito na nating pag-uusapan patungkol po ito sa kaligtasan, sa danger of the judgment of tinatawag nating lake of fire o kaya impyerno. Ano po? So yan po ang ating pag-uusapan. So ngayon po ang once save always save na tema na patutunayan natin na nasa Biblia po mga kaibigan. Ang unang-una at ito ay tumutukoy sa saved.
Kaya once saved, merong D yan. May ibig sabihin ay yan po ay ligtas na. Ang mga taong ayaw po nito hindi naniniwala o kaya merong mga tanong o kaya merong doubts about dito. Ang aking perception o ang aking belief is itong mga taong ito ay unang-una dapat malaman nila kung ano po yung ligtas na sa Biblia. Ano po yung ibig sabihin? Kasi meron tayong mga punto ngayon na ating pag-uusapan na ang mga punto po dito ay kailangan po natin na talagang ilatag ngayon at dapat po itong i-deal ng ating katunggali ang mga punto natin. So may mga punto tayo na ang ligtas na sa Biblia, ayon sa Biblia, always save yan. So ating munang alamin kung ano po ba ang ibig sabihin ng ligtas na. So ang ligtas na sa Biblia, unang punto natin, yan ay tinatawag nating pagkalooban ng pagkaanak ng Diyos. Yan po ang ligtas sa Biblia. Ang sabi po sa Biblia, sa John chapter 1 verse number 12, ang sabi dito, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." So ang sabi po dito, na these people na ang but as many, no, sa karamihan na tumatanggap at nagsisimpalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sila po ay bibigyan, pinagkalooban ng kalooban ng karapatang pagiging anak ng Diyos. Yan po ang pinakauna, mga kapatid. Dahil po kailangan po natin na tayo po ay may relasyon sa Diyos. Naniniwala pong ating mga kaibigan dyan, ng mga SDA, na naging relationship po. Ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos spiritually at siya yung tatay mo, siya yung ama mo. Now ngayon, masasabi natin na itong mga pinagkalooban na maging mga anak ng Diyos, sila po ay mga ligtas. Bakit? Ito ang sabi sa Biblia, nakasaad sa Biblia, sa Galatia 4. Ito ang sabi, Galatia 4, versikulo 5. Ito ang nakasaad sa Biblia. 4 muna. 4:4. "But when the full, 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." I encourage you na basahin lahat, i-take note po ito mga talata. Basahin ang buong konteksto. "To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." Ito po, the adoption of sons. Verse 6, "And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His sons into your hearts, crying, Abba, Father." Verse number 7, "Wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ." Itong mga adopted son ng Diyos, yung naipanganak sa Espiritu, itong mga taong ito na tumanggap at sumampalataya kay Kristo, they are called adopted sons of God, they are children of God. Sabi dito, bakit ligtas po sila? Dahil sabi dito na sila ay mga tagapagmana, an heir of God through Christ. So ano po ba yung mamanahin ng mga taong ito, yung mga ligtas? Eh, sabi sa Biblia, 1 Corinthians 6:9, na ang mamanahin po ay ang kaharian ng Diyos. Wala po namang lupa ang Diyos, anong mga bagay dyan. Ang tinutukoy po dito ay yung kaharian ng Diyos. Sabi po dito sa 1 Corinthians 6:9, "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God?" Yung mga liko ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Dahil yung mga anak ng Diyos, yun ang mga tagapagmana. So ibig sabihin, mga ligtas sila. Ngayon, 8:17. Ito ang sabi, "The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God." Malinaw po, sabi ni Apostle Pablo, that we are the children of God. Verse 17, "And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ." Malinaw po na tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana kay Kristo. Yan ang mga ligtas, mga kaibigan. Yan ang mga anak ng Diyos, tagapagmana. Malinaw po sa talata. So ibig sabihin, ano po ang mamanahin? Again, mamanahin ang kaharian ng Diyos. Sabi dito sa 1 Pedro. Sa 1 Pedro, kapitulo 1, versikulo 4. Ito ang nakasaad sa Biblia.
Unang Pedro 1:4, sabi dito, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So yung heaven po, inheritance po yan. Yan po ay i-inherit, yan po ay mamanahin. So ngayon po, ang mga anak ng Diyos mamanahin. Now, ngayon, bakit natin masasabi na once saved, always saved? Kasi po yung mga nabigyan na pagkalooban ng mga pakarapatang maging mga anak ng Diyos, wala pong sinasabi sa Biblia na mawawala yon. Ibig sabihin, ang once saved, always saved, pagka ikaw ay saved, meaning to say na, na pagkalooban ka ng pagiging anak ng Diyos, sabi dito, always kang anak ng Diyos. Wala pong ganun na pag merong mangyayari sa'yo, hindi ka na anak, tapos anak na naman, tapos i-anak na naman. Walang ganun. Bakit? Physically, we are just born once. Ganun din sa spiritual. Spiritually, you will be born once din. Mga ano po, so malinaw po, pag merong mabasa na ang pagkaanak ng Diyos mawawala, talo po ang osas. Pero kung wala po, ibig sabihin mga kaibigan, ay sangayon man kayo o hindi, ang osas po ay totoo dito po sa New Testament noong naibigay na ang banal na espiritu, noong nabuhos na ang dugo ng Panginoong Hesukristo, once saved, always saved. Ano pa? Ang isang punto pa natin, hindi lang pagkaanak, kundi yung connection po dito, kapag ikaw ay anak ng Diyos, bibigyan ka ng patutuo ng mana. Ano po yung patutuo? Sabi sa Galacia, babalikan natin, Galacia 4, versikulo 4:6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts. So meron pong patutuo ang Diyos sa manang yan. Ano po yan? Ang banal na Espiritu ay itatatak sa mga anak ng Diyos. Kaya sabi kanina sa Roma 8:16-17, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Tapos yung mga anak ng Diyos, merong patutuo na sealed the Holy Spirit. 5 minutes lang. Ang salamat. Ang sabi po dito sa 8:9 ng Roma, but ye are not in the flesh but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi ka po sa Diyos pagka wala kang Espiritu ng Diyos. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay binibigay lang po sa mga taong mga ligtas. Ayon po sa Biblia, sa Epeso 1:13-14, sabi dito, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sabi dito, which is the earnest of our inheritance. Ano po yung earnest? Katulad po yan ng earnest money. Ang ibig sabihin pong earnest na yan, sa Greek word ay arabun. Yan po ay deposit, yan po ay security for the rest. Ibig sabihin, security ang Holy Spirit na tatak. Siya po ay deposito ng langit. Kaya patutuo po yan. Na ibig sabihin mga kaibigan, na yan po ang mga ligtas. Now ngayon, ano po ang argumento doon? Dahil ang tatak ng banal na espiritu nung ito'y nagtatak mga kaibigan, hindi aalis at hindi babawiin. That means, once saved, always saved. Once nakatatak ang banal na espiritu, nakatatak na po yan hanggang sa katapusan. Ano ang sabi ng Biblia? Basahin natin. Juan 14, ito ang pangako ng Panginoong Hesukristo. Juan 14:16, ang sabi sa Biblia, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Sa Tagalog, sabi dyan, na mananatili sa inyo, mananahan sa inyo, magpakailanman. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sa Epeso 4, versikulos 30, ito ang sabi sa Biblia, 4:30 of Ephesians, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of redemption. Hindi po mawawala, hindi sinabing until yan, sabi dito, just do not grieve, do not quench the Holy Spirit, because it is sealed, whereby ye are sealed until the day of redemption.
hanggang sa kaarawan ng pagkatubos po ang pagkasil dyan. Hindi yan babawiin, hindi yan maiwawala. Kung maiwawala yan, dito sa New Testament, panalo po ang ating katunggali. Pero kung wala, mga kaibigan, paniwalaan niyo po ang Biblia na hindi po ito maiwawala. Pangatlong ano po, yung mga kaligtasan, ang mga ligtas po, ang pinaka-basic, sila po ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. So yung buhay na walang hanggan, ibinigay yan sa mga anak ng Diyos. Ibinigay yan sa mga tupa ng Diyos. John chapter 10, verse number 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Never perish na po. Wala pong putol-putol life. Eternal life po ang ibinigay sa mga tupa ng Diyos. Kaya hindi na yan maipuputol. Eternal life. Once saved, always saved is once anak ka ng Diyos, anak ka ng palagi. Ito po ang mga sumampalataya. Walang hindi kasali yung mga ibang pagtatawag lang, kundi yung pinagkalooban sa New Testament ng sumampalataya kay Kristo. Pagka ikaw ay natatakan ng banal na Espiritu, nakatatak yan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, magpakailanman. At yung eternal life man natanggap mo, hindi po yan mapuputol. Eternal life yan. Tapos, lastly, ang Diyos na nagbigay nito, mga kaibigan, alam po niya ang future. Ang Diyos po, ang karakteristik po ng Diyos, ang pagka magbigay ang Diyos, hindi po niya babawiin, hindi bigay-bawi ang Diyos natin. At alam po niya ang future. Logically speaking, bakit bibigyan ka nito kung kalauna naman ay hindi ka naman maliligtas? Walang ganun. James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from heaven of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Kahit na iisipin ng Diyos, nagbabalik yan. Hindi. Ibinibigay yan ng Diyos. Alam niya ang future. Alam niya kung sino yung maliligtas, kaya binibigay ito dahil alam ng Diyos. At hindi po ang characteristics ng Diyos bigay-bawi. Kaya walang born again and again and again. Walang ganun. Minsan ka lang may panganak. Minsan ka lang may panganak sa physical at spiritual. Kaya malinaw po ang ating latag, mga kaibigan. One save, always save is biblical. Kung alam nyo lang kung ano po ang ibig sabihin ng save, mga kaibigan, ayon sa Biblia. So maraming salamat po. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng landing kasi may tunog. So, thank you very much, Pastor Rian. At salamat po sa mga nakatutok ngayon, mga nanonood. 10 minutes yan, pag-isit natin. Okay? Okay? So, ready na po kayo, Evangelist Dizon? Yeah, ready na. Okay, sige. Ready po natin para po ito sa paglilinaw sa presentation. Mga tanong, reminder lang po, kung ano yung sagot, ay huwag na pakialaman ang nagtatanong. Hayaan na, yun na lang. Bahala na yung makikinig. Pwede mag-follow up, pero wag nang side comment ang magtatanong. Magtatanong lang po. At kung ano yung tanong, yun lang din sasagutin. At mayroon po tayong maximum na haba ng sagot para atin pong mabigyan ng time yung mga ibang mga paglilinaw. Okay, so simulan na po natin. Time, start, now, go. Okay, Pastor, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Brother Johnson, sa lahat pong nanonood po ngayon, ayoko na po magpapaligo-ligo, diretso na po ako sa aking katanungan. Tanong ko una, Pastor, para malatag ko lahat ng aking tatanong at ililinaw. Siyempre, ikay nagsasalita dito ng katotohanan at pawang katotohanan lang, na ang mga katotohanan yan ay mababasa sa Biblia at ang katotohanan yan ay hindi mo na dinadagdagan itong ating topic kong pinag-uusapang once saved, always saved. Ganon talaga yon. Tama. Okay. Palibasa sa katotohanan na mababasa sa Biblia at hindi mo na dadagdagan at hindi na rin po ito babawasan, kundi yun lang. Ang tanong ko sa inyo, Pastor, ay ang ibig sabihin ba ninyo na pagkahalimbawa, ibigay ko lang sa inyo, Pastor, ang senaryo, no? Para makita nyo at para maitanong ko sa inyo ng maigi. Halimbawa, sa Baptist Church, lahat kayong membro ngayon, tinanggap at nasa pananampalataya na. Lahat ng yan, hindi na mawawala. Ayun ang tanong. Okay. Apo. Ang sagot ko po dyan, wala pong makapagsabi, ako ang tinanong mo,
ang makapagsabi po dyan ang ako lang po dahil ako po ang nakakaalam sa aking sarili. Hindi po sinasabi namin na yung mga kapatid namin, sila po ang makapagsabi dyan. Kung sila po ay tunay, then masasagot nila yan. O kung tunay sila, in my side, yes, hanggang ano na yan. Pero hindi po ako makapagsabi dyan, Brother Cesar. Kasi po, kung tatanungin mo ako, ako lang. Pero hindi po sa ibang tao. Okay. Thank next. You. Yun po ang gusto ko isang marinig. Okay. Next question. So, ibig sabihin, mismo ang membro sa kapwa-membro, kahit tumanggap na sa Panginoon at nanampalataya, di rin tiyak. Oh, hindi tiyak sa aking side. Dahil hindi po ako nakakakita, kaya sabi ni Pablo, examine yourselves. Pero ang pinag-usapan po natin ngayon para sa kaalaman ng lahat, saved na po. Ibig sabihin hindi yung hindi pa natin alam. So one saved is that means to say they are saved already. So if you can ask me sa aking pananampalataya ngayon, sasagutin ko lahat 'yan. 'Yan ang tanong, ang sagot. Next okay. question. Next question. Gusto lang kasi linawin, lalo tigit ito mga nakikinig ngayon. Sa iyong nilatag, Pastor, wala akong question eh. Doon sa mga area niyon, may mga punto naman doon na tanggap naman namin. Kaya lang, lahat ngayon ay nag-aangkin ay nasa Panginoon. Lahat ngayon nag-aangkin na saved. Question. Paano itong mga taong tumalikod? Unang-una, hindi po lahat nag-aangkin. Kukunti lang po yung mga saved, number one. Number two, ano po yung mga tumalikod? Malinaw po sa sinabi ng talata sa James, Juan 2, 1 John chapter 2, verse number 19. Ang sabi po dito, they went out from us, but they were not of us. For if they have been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Hindi po lahat ang sa atin, kaya may tumalikod, pinapakita nila kung sino talaga sila, hindi talaga sila sa atin. Next question. So ang ibig sabihin ninyo, pagka sinasabi natin once saved, always saved, ngayon, halimbawa ikaw, at di ka naman makapagsabi kung bukas makapagpapatuloy ka pa o hindi. Makapagsabi po ako, mali po yan. Makapagsabi po ako. Bakit? Kasi nga ang banal na espiritu na sa akin. Hindi po ako ang kontrolado sa akin. Sabi ng Biblia, ye are bought with a price, 1 Corinthians 6:19. And you are glorified God as in your body and your spirits, in your spirit which are God's. Pagmamayari po ako ng Diyos, hindi ko po magmamayari ang aking sarili. So alam ko po, kahit ang mga apostol nga pinapatay, hindi tumalikod, ako pa kaya. So wala, alam ko po na hindi ako tatalikod dahil ako po ay ligtas. So ibig sabihin, pagkahalimbawa tinanggap mo ang Panginoon ngayon, no? Tinanggap mo ang Panginoon ngayon, nasa iyo na ang Panginoon, at yon po ang claim ninyo na kayo ay hindi tatalikod sa Panginoon. Ngayon ang tanong ko sa inyo, I'm sorry, go ahead. Ang Panginoon, pagka tayo ay tinawag at tumugon, tulad ng 12 disciples, sila ba lahat ay tinawag ng Panginoon? Oh, of course, tinawag sila, yung 12 disciples. Pero yung isa, tinawag yon for the fulfillment of the prophecy, katulad ni Judas. Pero as my argument says, na si Judas, hindi po siya nakatanggap ng banal na espiritu, kaya hindi siya kasama dun sa once saved, always saved. Next question. So, ibig sabihin, si Judas, pinili ng Panginoon, pero hindi nakatanggap ng Holy Spirit. Yes, malinaw yun. 7:39 ng Juan. Sabi sa... Hindi nga, pakibasa nga daw, Pastor. Oh, 7:39 ng Judas, Juan. Sabi dito, John chapter 7 verse 39. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given because Jesus was not yet glorified. At alam po natin na sa Acts chapter 2 po yung unang naibigay ang banal na Espiritu na tatak. Next question. So ibig sabihin ninyo, Pastor, maliban doon sa bagong tipan, walang Holy Spirit?
merong Holy Spirit sa Old Testament, pero as you can see, the New Testament says, the Old Testament says, the Holy Spirit is upon David, is upon Saul, is upon those people. Gumagabay lang po, hindi po naitatak. Yan po ang malinaw sa Biblia. Next question. Doon sa John chapter 7 verse 39, kasi ang atin naman kasi dito sa ating kasing pag-uusap prior to this, kung anong sasabihin mo, yun lang talaga ang sasabihin mo. Hindi ko na mapapakialaman at may tutuwid. Tama. It's up na lang dito sa mga taong nakikinig, no? Tama. Or else, ma-out of tune ako, no? Tama. Sa bagang ito. Okay. Ang akin lang doon, Pastor, sa John 7 verse 39, nabasa mo ba doon si Judas na hindi nakatanggap ng Holy Spirit? A word for word, hindi. Pero maiintindihan mo, base sa nakasulat. Kasi ang sabi dito, hindi pa naibigay, hindi pa ipinagkaloob ang banal na Espiritu dahil si Kristo hindi pa niluluwalhati. Kaya malinaw po na namatay po si Judas bago po niluwalhati si Kristo doon sa Acts chapter 2. Next question. Ibig sabihin, ang punto dyan, yung sinabi niyo na si Judas hindi nakatanggap ng Holy Spirit, wala doon sa talata mo. Kundi, ayon sa iyong palagay, sa iyong pagkaunawa sa talata. Yes, sa pagkaunawa. Dahil po ang talata, ang letra po ay nagbibigay. Words carry meaning. So ang meaning po dito malinaw. At alam po natin yan siguro, Acts chapter 2, unang naibuhos ang banal na Espiritu. So ibig sabihin, sa talatang yon walang mabasa na si Judas ay hindi nakatanggap ng Holy Spirit. Ang akin lang kasi, Pastor, gusto ko yung sinabi mo. Kasi nga, tinanong kita una, pinaka-premise ko na si Kristo, ang katotohanan ay yun lang maating mababasa sa Biblia maliban doon, sidetrack na lang sa atin. Dagdag na lang yun. So in short, sa talatang yun, wala kang nabasa, kundi dagdag mo na lang yun. Tama ba yun? Mali. Walang nabasang word for word, pero hindi yung dagdag. Bakit? Malinaw po. Words carry meaning. Kahit indirectly na sinabi, yet, what we call implicitly, malinaw na hindi nakatanggap si Judas dahil po hindi pa niluwalhati si Kristo. At alam natin yan. Next question. Okay. Itong mga tumalikod na mga tao, hindi ito kasama doon sa mga naligtas at iniligtas ni Kristo? Hindi po ako sasagot sa mga sa ganyan ng natalikod kasi hindi ko alam kung sino ang mga tinutukoy mo. Pero yung binasa ko kanina, yung mga tumalikod, especially hindi na bumabalik, yun ang sabi ni Juan, lumabas sila kasi hindi talaga sila sa atin. Because kung sa atin sila, then no doubt, mag-continue sila sa atin. So yung mga tumalikod, Diyos pong bahala dyan, hindi ko alam yan. Ang tema po dito, yung mga ligtas, hindi yung mga tumalikod. Kasi Pastor, sa amin, sa Seventh-day Adventist, ano? 30 seconds, question. Oh. Ilang seconds? 25. Oh, last question. Last question. Wala kami problema sa mga Adventist pagdating sa pagkaligtas ng ligtas. Pero ang lahat, di lahat ng tumatanggap, nagpapatuloy. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang magpatuloy tanong, hanggang po. Sa wakas. Question ang, ang question ko, itong lahat na tumanggap ngayon, pwede bang tumalikod ng mga to? O hindi talaga tatalikod kumo kinatakan ng Holy Spirit? Okay, sige. Taposin nila yung sagot. Okay, ganito yan. Yung mga tunay na tumatanggap ng banal na Espiritu, katulad ng mga nakatanggap ng una, mga apostol, hindi yan tatalikod. Kahit ako, kahit ano pang gagawin mo sa akin, papatayin mo man ako, hindi ako tatalikod dahil nakatanggap ako ng banal na Espiritu at alam ko ligtas ako, hindi ako tatalikod. So yung mga tumalikod, sila lang po at ang Diyos ang bahala. Hindi ko alam yun. Ang ating yung mga ligtas na hindi yung mga hindi natin alam at hindi tayo sigurado. So, yung mga ligtas. Okay. So, thank you sa time. Ayan, natapos po yung paglilinaw sa pamamagitan ng mga tanong. Actually, hindi na natin magandang tawagin cross-examination. Mga paglilinaw, mas maganda kasi napaka-peaceful ng kanilang pag-uusap, napakalinaw, pareho silang mag-Ginoo. Palibasa, pareho po silang tapos ng theology. Ayan, salamat Pastor Rian sa iyong first stand at thank you din Evangelist Dixon sa iyong mga paglilinaw. Ngayon, ibibigay natin ang first stand naman para sa negative
sa panig ng Seventh-day Adventist. Narito po si Evangelist Cesar Dizon Jr. Time start now. Go. Okay, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo namang lahat, maraming mga Kristiyano. Wala tayong question doon pagdating sa pagkatawag ng Panginoon, pagsilyo ng Santong Espiritu. Pero hindi sinabi ng Biblia na pagka tumalikod ang isang tao, saved pa rin siya. Walang ganon. Pagka ikay tumanggap ngayon, kaya nga ang sabi, ang magpapatuloy hanggang sa wakas ay maliligtas. Ay hindi napatuloy, saved pa rin ba yon? Hindi po ganon. Ngayon, ang lumang tipan nagsasabi tungkol sa pagpapatuloy at di nagpapatuloy. Ganon din po sa bagong tipan. Halimbawa po, ating babasahin sa Biblia, makikita ba ito, Brother Miko? Ito po, sabi ng Biblia. Kahit po, mamaya pupuntahan ko ito sa bagong tipan. Ngunit, Ezekiel 18:24, ngunit pagka ang matuwid, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao. Anong tawag sa kanya? Matuwid. Ligtas. Alangan naman mga kapatid, ang mga tao lamang sa bagong tipan, nung dumating ang Holy Spirit, yun lang ang mga natatakan. Paano na lang yun sa lumang tipan? Di hamak na mas matagal-tagal yun. Ibig sabihin yung mga yun na hindi pa binuhusan ng Holy Spirit, ganon sa pagkasabi sa bagong tipan, wala na lang ang mga to? Ay hindi po pwede yun. Sa Genesis chapter 1 verse 2, ang Holy Spirit nandun na. Dito malinaw mga kaibigan, matuwid siya, ganap siya, banal siya, namuhay. Kung tingnan mo, saved to eh. Pero anong ginawa? Tumalikod. Ito bang matuwid? Ito bang banal? Itong taong nasa Panginoon naglilingkod, pero tumalikod, ligtas ba? At ituloy, mabubuhay ba siya? Yan ang tanong eh. Walang alalahanin sa kanyang mga matutuwid na gawa na kanyang ginawa. O ito pa. Sa kanyang pagsalangsang, ng kanyang isinasalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkakasala, sa mga yaon, mamamatay siya. Kaya nga, Pastor, ang tanong ko sa iyo kanina, masisiguro mo ba? Ikaw naman nagsabi, sigurado ka. Ako hindi nalungkot sa iyong pagsabi, natutuwa ako. Kasi gusto ko maligtas ka eh. Honestly speaking, that's what I want really. Ngayon sabi ni Apostol Pablo, ang taong nakapatong sa isang bato, huwag magsiguro do, huwag pong magmamalaki. Sabi nga ni Apostol Pablo, baka pagkatapos na siya mangalan, siya mangaral, baka siya pang maitakwil eh. Kaya nga ang sabi ng Apostol Pablo, sa biyaya ng Diyos, tayo'y makapagpapatuloy. Kaya nga ako ay medyo kinikilabutan doon sa sinasabi mo na kahit ako'y patayin, ako'y ganituhin, at iba pa, abay, parang alam mo ang kaisipan ng Diyos. At alam na alam mo kung ano ang bukas. Dito malinaw mga kapatid at mga kaibigan na matuwid ang tawag, holy, banal, pero humiwalay, nag-apostasize. Ito bang mga taong ito, matuwid, banal, mabuti sa panahon ngayon? Masabi mong hindi ligtas? Tulad kay Pastor, kanyang inangkin na siya ligtas. Patayin man daw siya at iba pa, yun ang kanyang feeling ngayon. Yun ang kanyang pananampalataya ngayon. Sinong tao ang pwedeng magmalaki kung anong bukas? Walang tao mga kapatid na makapagsabing ganon. Humiwalay nga eh. Actually, ganito po ang pinakapunto niyan. Meron siyang itatayo. Ang kanyang itatayo, kung di ko matitibag, di manatiling tayo, tama siya. Wala din naman akong titibagin kung wala din talaga siyang naitayo. Kaya nga ang sabi ko mga kaibigan,
Ikaw ba'y nagsasalita ng katotohanan at bawang katotohanan lamang na mababasa at mga salita na sa Biblia walang dagdag o bawas na sarili lamang na kaisipan? Of course, kaya nga nagtanong ako, mabasa ba tulad ni Judas na hindi nakatanggap? I do believe po ang Holy Spirit is very much active. Even coming from the creation. Yung sinasabing di pa natanggap ng Biblia sa Kapitulo 2 ng mga Gawa, nung tinanggap nila, sila nagsalita ng iba't ibang wika. Hindi ibig sabihin, hindi sila nakatanggap, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, before ng chapter 2, walang Holy Spirit na pumasok sa kanila. Ngayon, kung walang Holy Spirit pumapasok sa kanila, ito palang mga tao, before chapter 2 ng Acts, hanggang sa Genesis, mga walang spirito ng Diyos ang mga ito. Nakakatakot po yan. So, ibig sabihin pala, ang Holy Spirit ay active lamang na gumagalaw sa chapter 2 pataas at lahat na hindi nakatanggap ng chapter 2 pababa ay walang Holy Spirit. Nakakatakot po yung area yan. So, wala akong titibagin kung wala ring naitayo. Ang trabaho ng negative, babasagin ko kung may babasagin. Ibabagsak ko kung mayroong ibabagsak. Ay kung walang naitayo at wala rin babasagin, ano nga aking ibabagsak at ano rin aking babasagin? Ay di wala, para tayo nagkukintuhan. Ang akin lang po, wala akong problema doon sa mga taong tumanggap sa Panginoon at nanatili hanggang ngayon at nanatili hanggang sa katapusan. Kaya nga sinabi ng Biblia, tayo po ay gusto ng Diyos, mga ligtas. Tinatataka ng Holy Spirit. Kaya lang, ang Panginoon Kristo mismo nagsabi, ang magpapatuloy hanggang sa wakas ay maliligtas. At kung hindi paiksiin ang panahon, wala ni isang maliligtas kahit pa ang mga hirang. Kita mo yan, Pastor? Nakakatakot yung puntong yan. Kaya gusto nga ng Panginoong paiksiin ang panahon. Bakit? Posible pati mga hirang ay hindi mga ligtas. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, sigurado mo ba? Ang ganda yung sagot mo. I like that. Kung ito naman ay totoo, no? Hindi ko naman pwedeng pangunahan kita. Na kahit patayin ka pa't anong gagawin, marami na akong narinig na taong nagsabing yan. Hindi lang 100. Pero ngayon wala na, manlalasing na. Hindi ko sinasabing ikaw ang aking tinutukoy, pero doon lang sa puntong may mga nagsabi. Ezekiel 18:20, tumalikod. Sa lumang tipan may tumalikod? Yes. Sa bagong tipan kaya meron tumalikod? Yes. Sinabi kanina, eh bakit ka pa naman pipili ng Diyos kung di ka magpapatuloy? Ibig sabihin, nagkamali si Judas. At nagkamali ang Panginoon sa pagpili na kay Judas. Bakit niya pa pinili? Pero kung sabihin mo, pinili ng Diyos para lang ma-fulfill ang prophecy, kawawa naman si Judas, kapatid. Ibig sabihin si Judas, wala talagang karapatang umayaw. Bakit? Eh ginusto ng Diyos eh. So this time, pagka gusto pala ng Diyos na ikaw mag-play ng Judas, wala kang magagawa. Para lang matupad. God is not like that. Sinabi ng Diyos na may magkanulo sa Kanya kasi nakikita ng inarap being God, omnipotent, omnipresent, omniscient God. He's an all-knowing God. Pero yung magkaroon lang ng oras para lang mayroong mag-fulfill, that's another story. I would like to ask questions with that. Ito, kay Adam Clark Bible Commentary. Gusto kong magsalita ng hindi lang akin. Gusto ko rin namang isanggune sa mga Bible scholars. Sa Ezekiel 18:24 itong sinabi. When the righteous turneth away from his righteousness. Tingnan nyo ha, righteous na nga ito eh. But turneth away from righteousness. Itong sabi, here is the case. Can a man who was once holy and pure fall away so as to perish everlasting? The answer is yes. Yan nga po ang sinasabi ko, kaibigan. Yung tao bang righteous ngayon, banal, ganap, pero tumalikod. Tanong ko sa inyo, at yun din ang sinabi ng Bible Commentary, pwede bang siya po'y mapahamak? The answer is yes. Dito po natin makita na very valid ang sinabi ng Panginoong Kristo.
ang kaharap niya, mga lagad niya, ang kaharap niya, mga nanampalataya sa kanya, na kahit patayin pa, ay talagang itatangan ng mga liig sa kamatayan, alang-alang sa Master. Pero, binitawan pa rin niya ang salita, na ang magpatuloy lamang, kaibigan, ang magpatuloy ha, 5 minutes. Hanggang sa wakas, five ay manilig. Five minutes. Ako, ang gusto ko talagang marinig na itong tao ngayon na tumanggap na kahit ano pang mangyari sa kanya, ganoon pa rin siya hanggang dulo, no? Na kahit pa giwang-giwang ng takbo ng kanyang buhay. Ito po, tuloy natin pagbasa. Ayaw ko namang magbasa ng marami pang talata kasi tatlo po ang aking tayo. For God says, if you turn away from His righteousness, not His self-righteousness, ibig sabihin, righteousness na ng Diyos talaga yan, hindi yung self-righteousness lang, the gloss of theologians, for God never speaks of turning away from that, for in His eyes that is a nonentity. There is no righteousness or holiness but what Himself infuses into the soul of man. And as to self-righteousness, a man supposing himself to be righteous, he is supposed to be righteous when he has not the life of God in his soul. It is delusion of dark and hardened heart. So mga kapatid, malinaw po yan na ngayon, tulad ni Judas, tumalikod. Marami pang talata sa Biblia na tumatalikod sa pananampalataya. Nanampalataya yan, tumanggap yan. Alam nga namang, nung nanampalataya ngayon, tumanggap sa Panginoon ngayon, na bautismuhan ngayon, hindi muna dadapo ang Holy Spirit kasi hindi ko pa alam kung magpatuloy pa ba ito ng 1 year o 3 years o 4 years. Sa panahon na tinanggap niyang Panginoon, sasabi kanina, malinaw yan, sila'y silyado ng Holy Spirit. Eh di, silyag na nga ng Holy Spirit. Pero may talata pa talagang sinabi. Ang magpatuloy hanggang sa wakas ay maliligtas. At sinabi rin po sa atin na maraming tatalikod sa pananampalataya. Ngayon ang tanong, ito bang pananampalataya ang taglay niya ngayon? At yung pananampalataya ang tinanggap niya sa Panginoon, hindi mo na siya lalapagan ng Holy Spirit kasi baka mag-backslide? Kasi ang sabi kanina, sa premise kanina, ito, once nakatatak ang Holy Spirit, di na mawawala. O di tinatak na siya sa araw na tumanggap ka. Halimbawa, sa pano ni Cornelio, sa Kapitulo 10 at 11 ng Aklat ng Mga Gawa, sabi ni Pedro, ang Espiritong natanggap natin, tinanggap din nila. Pero hindi na ba pwedeng i-apply yung salitang ang magpatuloy hanggang sa wakas ay maliligtas? Yung bang salitang maraming tatalikod sa pananampalataya ay hindi na pwedeng i-apply? Yung sinabi ng Biblia, manlamig sa pananampalataya at pag-ibig sa kapatid, hindi ba yun pwedeng i-apply? Kasi na itatak na sa iyong Holy Spirit. Two minutes. Disin sana hindi na po yun ipagpapatuloy at di na po dapat sabihin. Kaibigan, tandaan po natin, once na tinanggap mo ang Panginoon, hindi na maghihintay pa ang Holy Spirit ng ilang taon sa kapalag ikay titingnan kung ikaw ba'y magpatuloy, hindi, nakikita niya magpapatuloy ka, tatakan ka. No, that's not the point. Sila ni Cornelio, nung oras na sila'y nanampalataya, sabi ni Apostol Pedro, doon din sa lugar na yon, dumapo sa kanila ang Espiritu na kung saan sila po ay tinatakan, nakatanggap. Pero sa kabila ng lahat, may iniwang salitang Diyos, ang magpatuloy hanggang sa wakas ay maliligtas. Sa aklat ng Timoteo, malinaw yan. Marami ang magsitalikod sa pananampalataya. Kaya nga po, sinabihan tayo sa aklat ng Apokalipsis, panghawakan natin ng mabuti ang ating pananampalataya, ang ating putong nang huwag tong maagaw. Ibig sabihin, may tendency pala na pwedeng mawala. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, magpatuloy tayo. Bakit sinabing magpatuloy? Kasi maraming di magpatuloy. Halimbawa, sabi ng Panginoon, Joshua, huwag kang matakot. Bakit? Tao si Joshua, pwede matakot. Huwag kang manglupaypay. Tao si Joshua, pwede manglupaypay. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot, huwag kang manglupaypay. Kasama mo ako. Pero ang tanong, lahat ba na pinangakuan ng Panginoon ay nagpapatuloy? Hindi po eh. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, ang magpatuloy
hanggang sa wakas ay maliligtas. Kaya hindi totoo yung once saved ka na ngayon, parang sigurado mo na nga hanggang 20 years mo paglilingkod, saved ka pa rin at hindi ka nasilo sa silo ni Satanas. I'm not saying gusto kong masilo kayo. Ang gusto ko nga manatili. Time. Okay. Time is up. Ibigay ko ng time. Okay, set po natin yung time. 10 minutes for cross-examination. Thank you po mga ginatawa ng bawat panig. Pastor Rayan, Evangelist Dison. Sobrang na-appreciate ng ating mga viewers ang inyong presentation at lalo sa cross-examination. Sabi ng isang comment ay, ngayon lang ako nakakita ng debate ng Pilipinong napaka-faithful, napaka-payapa, walang amen kulitan. So, mabait naman si Pastor eh. Oh, panatilihin po natin yan. Ngayon ay dadako po tayo sa unang pagtatanong at paglilinaw ng affirmative side sa panig po ng Baptist. Andito po si Pastor Rian Fuentes. Ready na po kayo? Yes, ready na po. Okay, sige po. Ikaw, time start now. Go. Okay, magandang gabi po, kapatid. Ang una kong tanong, sabi mo kanina nabanggit mo na wala kang tutol sa mga inilatag ko. So, isa-isahin natin ito ang tanong. Naniniwala ka ba sa sinabi ng Panginoong Hesukristo at Apostol Pablo na yung banal na espiritu na naitatak ay naitatak magpakailanman at hanggang sa kaarawan ng pagkatubos? Yes or no? Sa akin na sabi natin kanina, hindi tayo pwede sa yes or no, pero linawin ko sa iyo kasi may 30 seconds ako. Yes, yes. Sinabi ko yung nilatag, kasagutin ko ha, yung nilatag mo kanina, hindi ko sinabi na lahat tanggap ko yun, ano? May mga punto doong tanggap, pero hindi lahat na sinabi mo. Kaya nga, tinututulan ko eh. Eh kung tanggap ko lahat, di ayoko nang tumutol, ano pang gagawin ko? Kaya hindi ko lahat tanggap yung lahat ng nilatag mo. Okay, sagot next po yung tanong, Mr. Moderator. Ang sagot ko, doon sa dulo, kung meron pang time, ganito lang kasimple. Hindi sinabi ng talata na kayo natatakan hanggang sa walang hanggan kahit kayo mag-backslide o kaya kayo mag-apostasize. Ibig sabihin, dapat ang relasyon nyo tama hanggang dulo. Pero hindi niya sinabi noon na kahit kayo mag-apostasize, tumalikod, hanggang dulo pa rin kayo ay akin. Hindi ganon. Walang nga pong ganon. Okay, next question. Ibig sabihin mo ngayon, linawin natin, na yun palang sinabi ng Panginoong Hesukristo na mananatili yung pangako ng banal na espiritu, yan po ay hindi magpakailanman. O kaya ganito na lang, meron pala yung kondisyon ayon sa'yo na dahil pagka mananatili siya, hindi maiwawala. Ibig sabihin, merong kondisyon ba yun? Base sa talata, meron o wala? Ito, Pastor. Ulitin ko ang aking sagot, ha? Ako mismo maniniwala doon sa talata na sinabi na tayo ay natatakan. Ibig sabihin noon, mabait ka ngayon, mabait, matuparin, hanggang sa dulo. Pero hindi sinabi doon ng talata na kung mag-backslide ka, hanggang dulo, kasama ka pa rin. Kaya nga ang magpatuloy hanggang sa wakas, maliligtas, ay hindi nagpatuloy. Alam nga naman ang Holy Spirit mamilit sa atin. Ikaw natatakan na kita, huwag ka nang tumalikod. Di pwede yung ganon. Next question. Okay. Next question. Next question. Itong talata na sinabi na pagka tumalikod pala, okay? Nakatanggap ng banal na espiritu, natatakan siya. Pero natalikod, binawi o nawala yung banal na espiritu. Meron ka bang talatang ganon? Walang sinasabi ang Bible. Ang sinabi doon sa talata mong yun na ang Panginoon ay sa atin hanggang sa katapos-tapusan. Alba, Matthew 28, di ba? 19 hanggang 21, nangangako siya hanggang dulo kasama. Ay paano kung ikaw ang tumalikod? Kaya nga aking sinabi kanina sa talata na ang pagtatak ng Holy Spirit, predestined nga tayo eh. Gusto niya na tayo maliligtas talaga hanggang dulo. Ay umayaw ka. Ang Diyos ayaw niyang bitawan ka. Ang Diyos ayaw niyang iwanan ka. Ay paano kung ikaw nang lamig, ikaw nag-apostasize, ikaw tumalikod sa Panginoon, bibit-bitin pa rin kayo tayo? Wala sa talatang gano'n. Kaya ang sagot ko sa iyo,
Ayon sa talata, walang ganun. Okay. Salamat. Ayon sa next na premise ko, premise ko kanina na yung pagkapinagkalooban ng mga karapatan na magiging anak ng Diyos, sila po ay mga tagapagmana. Ang tanong ko sa iyo, meron bang talata na nagsasabi sa Biblia, sa New Testament, na yung pinagkalooban na maging anak ng Diyos, one day magiging hindi anak na naman sila? Meron ba doon? Okay, pakinggan mo ha. Itong sagot ko. Ang sabi ng Panginoon, ang magpatuloy hanggang sa wakas, maliligtas. Hindi babawiin ng Diyos yan. Ang Diyos hindi bigay-bawi. Hindi ganon. Pagka binigyan ng Diyos yan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, na ang atin po, kahit sa kapitulis ng Apokalipsis, ang ating natanggap na kaligtasan at putong ng buhay, ingatan natin. Bakit ito'y makuha at maagaw pa ng iba? So anong punto dito? Simple lang. Dapat tayo po ay magpapatuloy. Hindi pwede yung ibigay ng Diyos ngayon. Bawiin ko muna, baka hindi ka magpapatuloy. O ito, baka magpapatuloy ka. Hindi ganon. Ang ibig sabihin natin dito, kung nagkumpisa ka, ako, no, by God's grace, Pastor, ano? By God's grace. Buhat nung tinanggap ko ang Panginoon, hindi po ako bumitaw sa Panginoon. At ang dalangin ko, by the grace of God, magpapatuloy ako. Walang makapangako kung anong bukas. Buti nga ikaw, nangangako ka eh, na hindi talaga mawawala. Ako, masasabihin ko, by the grace of God and His love and His mercy, gabayan niya ako. Kung paano niya ako ginabayan noon, gagabayan niya ako sa dulo. Hindi ko ipagmamalaki ang sarili ko kung ano ako bukas. Liban lang sa'yo, talagang siniguro mo na talaga eh. Okay, next question. Next question. Naniniwala ka ba po na kapatid na yung eternal life, yung buhay na walang hanggan na ibinigay doon sa mga tupa ng Diyos, yung ibinigay, yun bang buhay na walang hanggan ay merong hanggan? Ay, sa salita pa lang walang hanggan, Pastor, may katapusan ba yan? Pero hindi niya sinabi ang walang hanggan, kung mag-backslide ka, magpapatuloy yan. Wala sa talatang ganun. Kaya nga, lagi kong binabalik sa iyo, ang magpatuloy hanggang sa wakas, ay hindi nagpatuloy. Anong gagawin mo yan? Bibit-bitin mo pa rin sa langit yan? Eh hindi na nga nagpatuloy eh. Ayaw na sa Diyos. Nag-apostasize na. Gusto na sa kaaway. Gusto na sa mundo. Bibit-bitin mo yan sa langit kung mo ito ay dinapuan na ng Holy Spirit noon. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi. I hope naintindihan po ito ng iba. Kaya kaming Adventista, hindi kami naniwala nung save ka na ngayon, tinanggap mong Holy Spirit, save ka na ngayon, save ka na hanggang dulo, na kahit paliko-liko ng daan mo. No! But we believe na once na tinanggap mong Panginoon, magpatuloy ka lang hanggang sa wakas. Yan ang versikulo. Maliligtas. Ay paano kung ikaw hindi nagpatuloy? Next question. Parang yung naaral. Okay. Next question. Tapos na ako sa premise ko, so puntahan natin yung pagpatuloy. Ngayon, ayon sa Mateo 24:13, yung mga sinasabi mo about sa nagpatuloy sa wakas, ayon po sa konteksto ng Mateo 24, kailan po yung wakas? Nasabi mo, ang magpapatuloy sa wakas, siyang maliligtas. Ano po, kailan po yung wakas na yun ayon sa konteksto? Okay, itong masabi ko sa iyo. Kung ating titingnan yan sa Bible commentary, yung wakas walang makapagsabi kung kailan. Aywan ko lang kung kailan, alam mo kung anong buwan, pizza taon, kung kailan matatapos ang salibutan. Sinabi ng Matthew 28 tulad ng salitang wakas, and lo, I am with you till the end of the world. Sinabi din ng Matthew 24:1 hanggang 3, binanggit din yung end. Matthew 24:13, ang magpatuloy hanggang sa wakas, maliligtas. So kung wakas kung ating pag-uusapan, simple lang. Before dumating ang Panginoon, hanggang doon sa puntong darating ang Panginoon, sakop tayo doon sa wakas na tinutukoy. Liban lang kung ang wakas sa iyo ay bukas na at sunod na linggo. Ako hindi ako niwala noon. 2 minutes. Wala nagsabi, walang nakakalam kung kailan ang pagparito ng Panginoon. At wala rin nakakalam kung kailan ang wakas. Kaya nga magpatuloy tayo dapat eh. Kaya di kami niwala ng once save, always save na yan. Pero kung magpatuloy, save ka talaga. Next. Ay di nagpatuloy. Okay.
ay yung mga binasa mo kanina about Ezekiel, yung Old Testament na doon, naniniwala po ba kayo, brother, na ang banal na espiritu ay naitatak na sa Old Testament at meron ka bang talata? Ikaw na rin ang nagsabi kanina, hindi ibig sabihin walang talata, wala na lang. Ibig sabihin ba, sa Old Testament, ang Holy Spirit hindi active na nag-guide sa mga tao? Okay. Tinabi ng aklat ng Job, linaw, ako'y nilalang ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, even God is very much active. The Holy Spirit is very much active from the beginning. Huwag mong sabihin na sa chapter 2 lang ng Acts, ang Holy Spirit naging active. Ang Holy Spirit ba sa Old Testament, polio ito? Walang pakinabang to? Okay. Nakikinig lang, tumitingin? Ay, hindi po pwede yan. Next question. Ulitin ko po ang tanong, Mr. Moderator. Last question na yan. Last question. Seconds lang last tayo. Last question. Okay. Kasi I'm not asking about the activity of the Holy Spirit. I'm asking about the sealing of the Holy Spirit para po sa mga nakikinig, kailan po ayon sa SDA na ang banal na espiritu ay naisilyo, hindi naging active, kundi naisilyo. Kailan po yan? Kaya nga, Pastor, aking ulitin yung sagot ko sa iyo, even quoting by your own words. Di ba? Ikaw na rin nagsabi, hindi ibig sabihin di mabasa word for word, wala doon. Ikaw na rin nagsabi ng ganyan eh. Kasi gusto mong hanapin yung silyo, yung tatak, itinatak talaga sa inyo. Eh doon yan, mababasa yung mga ganung mga words. Pero, sa bagong tipan, pero, hindi ibig sabihin na walang Holy Spirit sa lumang tipan. Nandyan yun. Okay. Thank you. Natapos yung paglilinaw. Okay. She can stand. Hindi. 15 pa rin yan. 15 minutes pa rin yan. Okay. 15 minutes pa rin. She can stand ng affirmative. Ayan. Para po ito sa rebuttal. At pwede niyang i-correct ang mga sinabi ng negative side. Muli po namin binibigay ang time sa iyo, Pastor Rian Fuentes. Time start now. Magandang gabi ulit. Salamat sa mga pagsasagot. Salamat, Mr. Moderator. So nakita po natin, mga kaibigan na nakikinig, na na-compare na po natin yung mga unang tindig natin, sagutan at tanungan. Unang-una, hindi po, wala po akong nalatag. Actually, wala po siyang matutulan sa nilatag ko kasi malinaw na nakasulat sa Biblia. So ngayon po ay irerebat natin yung mga ano niya. Kasi napakaano lang ng mga nabitawan niyang mga rebuttals. Unang-una, irerebat muna natin Ezekiel. Wala pong ganun, mga kaibigan. Kailan po nagsimula ang once save, always save? Hindi po sa Old Testament. Hindi po ako nagtatanong ng activity. I said earlier in my answer na yung banal na espiritu, the spirit of God is upon Saul, pero binawi. The spirit of God is upon David. Sabi ni David, huwag mong bawiin ang espiritu. Bakit? Hindi na itatak. Malinaw naman ang sinabi sa Biblia. Yung sinabi ko kaninang walang word for word. Yes, walang word for word, pero kahit na lang merong implicit na statement. Kahit hindi explicit, kahit implicitly na lang. Bakit? Words carry meanings. Yung conclusion mo, base po sa nabasa. Ang nabasa ko kanina, na yung banal na espiritu hindi ibinigay dahil hindi pa naluwalhati ang Panginoong Jesucristo. Sinabi ba nating hindi active? Wala active. Active. No? Mula pa noon active. Pero we're talking about ang pagtatatak, hindi ang activity. Eh bakit isusugo pa yan? Bakit pinapangako pa yan ni Kristo? Mga kapatid, tingnan niyo po ito. Ito, basa tayo ng talata. Juan 16, no? Juan 16, versikulo 7. Sabi po sa Biblia, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for me that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." Ang mga talata ko, napakalinaw mga kapatid.
Ha? Tatanggapin mo man yan o hindi, sangayon ka man o hindi, dapat sangayunan mo ito. Talata po ito ng Biblia, pinangako ang banal na Espiritu dahil hindi nga yan ibinigay doon. Yung mga binasa kanina ng ating kapatid na evangelista, sabi dito, yung mga Ezekiel, oo, yung mga Ezekiel, yung mga righteousness nila noon, mamamatay sila kahit napaka-righteous mo. Tapos may nalabag ka na batas, papatayin ka. Pero dito sa New Testament, mga kaibigan, ha, iba po dito ang tinutukoy, hindi po yung pagpapatay sa laman, kundi ang kamatayan po ay sa dagat-dagatang apoy. Kaya po, yung okay, bigyan natin ng diin yung mga sinasabi. Oh, malino naman sa inamin niya kanina. Eh. Sa, ang tanong ko kanina, Matthew chapter 24. Oh, ito lang pinanghahawakan na talata, pabalik-balik dito. Sabi dito, he that endure unto the end, the same shall be saved. Yung save, ginamit doon. Ang tanong, meron bang eternal life doon? Meron bang dagat-dagatang apoy doon? Maraming talata na binanggit, sabi ko na kanina maraming times na binanggit ang save. Isa ito, ano ba ang save dito? O sabi niya kanina, kailan ba? Sabi niya, walang nakakaalam sa wakas. O wala palang nakakaalam. E tapos sasabihin mo sa amin, he that endure to the end. Ano po ba yung end? Ha? Kung yan, ayon sa konteksto, this, it is the end of the world. Ang konteksto po dito, Matthew 24, ito po ang pagbabalik ni Kristo, hindi po sa ating panahon ito. No? Bakit hindi natin maunawaan ito? Dahil hindi po natin malalaman sa kailan po ba ito mangyayari. Sabi na 24, sabi dito na ito ang mangyayari nung pabalik ng Panginoong Hesukristo, hindi sa ating panahon. So ang sabi po dito mga kapatid, na he that endured unto the end, the same shall be saved. Ibaba mo lang sa sa versikulo 22, sabi dito, and except those things should be shortened, there should no flesh be saved. Walang maliligtas na laman. Bakit? Kasi merong mangyayari na hindi pa nangyayari noon. Kaligtasan ito sa laman, kapatid. Hindi po ito kaligtasan ng eternal life. Wala po dito. Ang sabi dito, merong mangyayari sa huling araw. Ito po ay mangyayari sa belief po natin pagkatapos ng rapture. So hindi po ito, hindi itong ang talatang ito, hindi nagsasaad ng kaligtasan. He that endure to the end, the same shall be saved. E yung nangamatay noon, wala pang end of the world, hindi sila maliligtas. Walang ganon. Dapat sinabi dito, he that endure to the end of his life shall be saved. Para hindi wakas ng panahon, kundi yung ma-end yung life mo. Walang ganon eh. Sabi dito, end. Dahil ang end po dito mga kapatid ay end of the world po ang ginagamit dito at yung kaligtasan dito yung pangyayari na hindi pa nangyayari sa mundo na i-judge sa mga taong hindi ligtas. Mangyayari po yan. Pero yung mga elect po dito ay mga Israelitas po yan, ibang ano na po yan. Pero balik tayo, ito walang ano ako eh. Wala, ako ang walang iriribat. Ha? Wala akong iriribat, magtatayo na lang ako muli kasi wala akong iriribat dito. Sabi mo, yung mga tinga tumalikod. Sabi na nga ni Juan, bakit mo ba iano yung mga tumalikod? Dito tayo nga sa ligtas. Oh, yung unang Juan, malinaw yun. Unang Juan 2:19. Malinaw yun eh. 2:19 ng Juan. They went out from us, but they were not of us. Sabi doon, but they were not of us. Hindi sinabing they went out, so dahil sila ay na-went out, tumalikod, hindi na sa atin. Hindi ang pagkatalikod nila, kundi sila ay hindi sa atin, kaya tumalikod. Oh, resulta po ang pagtalikod sa hindi talaga sa atin. Sabi nito, for if they had been of us, they would no doubt have continued. Sabi dito, Evangelist, basahin mo, talata, 1 John chapter 2, verse 19. Sabi ni Juan, if they had been of us, they would no doubt have continued. O alam ba ni Juan? Alam niya. Bakit? Magkukontinue talaga ang tunay na ligtas. Sasabihin mo sa amin, para ano yung mga tumalikod? Wala akong pakialam doon. Dahil ang sabi ni Juan dito, na walang no doubt, na walang duda na sila ay mananatili. Pagka ikaw ay tunay, walang duda na mananatili. Kaya ako sabi ko sa iyo kanina, yung mga talata mga sinasabi mo na boast not thyself of tomorrow, wala pong mga literal po yan.
ang aking mabubus po dito kasi ang grasya ng Diyos, no, the grace of God is in me already. Ano po yung masisiguro ko? Ang masisiguro ko dito, Evangelist, at sa lahat ng mga nakikinig, ang nasisiguro ko po ang salita ng Diyos na hindi mababali. Ano po? Yung kaisipan ng Diyos, alam po natin. Alam nyo bang ang kaisipan ng Diyos, alam natin? Alam nyo ba yan? Ang kaisipan ng Diyos, alam natin. Alam mo ba ang future? Alam ko din ang future ng kaligtasan ko. Bakit? Ipinahayag niya sa Biblia. Ano pong pinahayag niya? Juan 10:27. Ito sabi, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Verse 28, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish." Papaano mo po yan? Sabi ni Kristo, they shall never perish. Salita ng Diyos. Ibig mong sabihin, magbubulaan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi gagawin ito ng Diyos. Kung mapiperish pa, ang Diyos po sinungaling. Mga kapatid, pero ang Diyos natin hindi sinungaling, kaya alam ko bakit pinaalam tayo ng Diyos. Anong sabi ng Juan? 1 John chapter 5, verse number 13. Itong sabi sa 1 John chapter 5, verse 13. "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." Malalaman mo. Ang programa ng Diyos sa kaligtasan, alam na. Pinahayag na. Meron na ng mga revelations . Meron na ng mga end of the world . Bakit? Salita ng Diyos. Future po ito, pero alam natin dahil pinaalam tayo ng Diyos. Yan po mga kapatid. Wag mong sasabihin na hindi mo alam ang bukas. Yes, hindi ko alam ang bukas, pero ang alam ko ito, na ang Diyos ang humahawak sa aking kaligtasan. Babasahin natin. Ang tao ba ang mahawak ng kaligtasan? Ang Diyos ang nagbigay, pero taong naghawak? Walang ganun. Babasahin natin. 1 Peter chapter 1. Sino po ang humahawak sa kaligtasan? Tao ba? 1 Peter chapter 1, verse number 4 and 5. Sabi sa 4, "To an inheritance incorruptible and undefiled." 5 minutes. "That fadeth not away." 5 minutes. "Reserve." Sabi dito, "reserve in heaven for you." Bakit ba yan i-reserve? Tatawag ka sa restaurant. "Restaurant, reserve mo nga kami doon." Nire-reserve ng restaurant, pero hindi ka pupunta doon. O kaya nire-reserve ng restaurant, pero pag merong pupunta doon, sasabihin ba ng restaurant na, sige, okay kayo dito? Hindi. Sasabihin ng restaurant, naka-reserve na po ito. Yan ang reservation. Merong reservation. Ibig sabihin, sigurado po yan. Sabi dito, "reserve in heaven for you." Sino pong humahawak? Verse number 5, malinaw. "Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time." Handa na po yan, mga kapatid. Kaya ang sabi kanina, pagka ikaw ay anak, tagapagmana. Sino ba yung mga tagapagmana? Mga anak, hindi mo pa nga namamana. For example, merong lupa ang mga tatay at nanay mo. Hindi mo pa na namamana yon. Pero ang tanong, sino bang magmamana dyan? Ikaw na anak, ikaw ang tagapagmana, hindi yung kapitbahay mo. Hindi mo pa nga na pero merong security. Kaya ang sabi sa Biblia kanina na yung banal na espiritu ang patutuo ng ating mana. Yan po ang pinakamatibay. Bakit? Yung kasing mga ligtas, sabi ng Biblia, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Tapos sabi ng Panginoon Jesucristo, "My Father is greater than all, and no man shall be able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one." Tapos sasabihin mo pa, malilipol pa, tatalikod pa. Walang ganon. Yung tumatalikod, sabi ni Juan, tumatalikod sila dahil hindi sila sa atin. Dahil kung sila'y sa atin, walang duda na sila'y mananatili sa atin. Malinaw. Dahil kung ikaw ay sa Diyos, kaya nga yung mga apostol noon, nananatili. Pinapatay, pero nananatili. Umaabot ang Biblia sa atin dahil merong mga sa Diyos na nananatili kahit pinapatay. Bakit? Alam nila.
alam nila na sila'y sa Diyos. Yung mga tumalikod, merong tumalikod, meron. Eh, we're not talking about them. We're talking, ang tanong ko sa'yo, yung tumatalikod, sila ba'y ligtas nung una? O, paano mo nalaman yung mga ano? Kasi sabi sa Biblia, ang tumalikod, hindi talaga sa atin. Hindi sinabi sa Biblia, pagka ikay tumalikod, hindi ka naligtas. Walang ganoon. Yung mga binasa mo kasing Matthew 24 na pinanghahawakan ninyo, hindi yun save na patungkol po sa eternal life. Tapos yung wakas doon, hindi po yun wakas ng ano, kundi wakas ng mundo o sino ba dito. O, for example, kung yan po ang ating basihan, mga kapatid, kung yan po ang ating basihan, na yung bang kawakasan, sabi niya kanina, kawakasan daw ng mundo na walang nakakaalam, o yan pong basihan natin yan. So yung mga nabubuhay noon ng mga ligtas pero hindi nakaabot sa kawakasan ng mundo, hindi ligtas. Meron bang ganun? Walang ganun. Dahil hindi po yan nagsasaad ng kaligtasan sa kaluluwa. Ibaba mo lang. Basahin mo lang yung konteksto. Basahin mo lang ang 1, 2, 3. Kailan po ba yan? Meron tayong tinatawag na dispensation. Saan mo yan ilalagay na pangyayari? Hindi po sa atin. So malinaw po, wala pong na-touch na premises. Yung pagkaanak, hindi maiwawala. Walang talata. Yung hindi siya tutol na yung banal na espiritu, sabi doon magpakailanman, binigyan na ng kondisyon na hanggang manatili. Manatili dahil mayroong banal na espiritu. Hindi sinasabing ang manatili magkakaroon pa ng banal na espiritu. At sabi niya kanina, sabi niya hindi bigay bawi ang Diyos, tumpak. Tapos na po ang ating pag-uusap ngayon. Dahil ang magbibigay ang Diyos, hindi bigay bawi. Kaya binigyan ng banal na espiritu, binigyan ng buhay na walang hanggan, ang sabi sa talata. And they shall never perish. Ano pa bang ibig sabihin ng never? Kung malilipol pa po, mga kaibigan, ang nakatanggap ng banal na espiritu, sinungaling ang Diyos. Pero hindi po sinungaling ang Diyos. Pangako po ito. Bakit alam natin? Kasi merong pangako. Ang Diyos ay hindi bulaan. Alam po ng Diyos ang kanyang sinasabi at hindi po, He will never break His word. Yan po ang ating napakagandang Diyos na hindi, He will never break His word. The moment na ibinigay niya, the moment na sinabi niya yan, hindi niya yan babawiin, hindi babaguhin, nakatatak po yan, it becomes a law to Himself. Bakit? Hindi siya magsisinungaling. Kaya pag sinabi sa Biblia, yan na yata. Okay, thank you Pastor Rian. At okay, siset natin ang time para sa paglilinaw uli. 10 minutes po yan. Sound check nga, Evangelist Dizon. Okay na? Okay, sound okay, check. Sige po. Okay, okay, ready na po tayo sa ating paglilinaw. At ito na po, time start now. Pastor? Yes. Ginamit mong sample kanina, restaurant, reserve. Mm-hmm. Tapos sinabi mo kanina, nagpa-reserve ka, di ka pupunta. Ngayon, tanong ko sa'yo, lahat ba nagpa-reserve? Natutuloy ba? Ayong nagpa-reserve sa langit po, natutuloy yun kasi nagpa-reserve nga. So, yung hindi tumutuloy ay yung mga taong hindi ano sa kanilang mga salita, mga sinungaling, kaya nagpa-reserve. Pero hindi po ang tao nagpa-reserve po, kapatid, kundi ang Diyos po ang nag-reserve dyan, hindi po ang tao. Kaya tayo po ay tutuloy doon kasi patungo pa naman tayo doon. Wala pong mananatili sa katawan, kundi mamamatay tayong lahat. Kaya patuloy tayo, walang atrasan yan. So dito, sa reserve na tinatawag mo, na ginamit mo restaurant, mm-hmm. Ibig sabihin, meron nagpa-reserve doon sa sample na ginagawa mo na talagang hindi natutuloy. Illustration po yan na illustration po yan na nagpa-reserve sa restaurant, pero hindi po nagpa-reserve ang tao sa langit, kundi ang Diyos ang may reserve. Sabi dito ni Pedro, reserved in heaven for you. Hindi naman sinabing magpapa-reserve pa sila, kundi reserved in heaven. Ang Diyos po ang nag-reserve doon, hindi po ang tao. So malinaw na itong reserve na restaurant ginagamit mo as an illustration, hindi tama na ilalapat sa puntang langit. Ang ikalawa kong katanungan ay ganito. Yung bang mga taong tumalikod sa pananampalataya, kasama pa sa na-reserve yun?
Unang-una, kung ako ang tatanungin mo, hindi po ako makapagsasagot dyan, tumalikod sa pananampalataya. Mm-hmm. Pero pagsasagutin natin ang Biblia, malinaw na yung ngang tumalikod ay hindi sa atin. Dahil kung sila'y sa atin, mananatili sana sila sa atin, no doubt. So, Biblia po yan ang sumasagot. Na yung mga tatalikod, yun ay hindi tunay na ligtas, kundi nagpapanggap lamang. At hindi yan ang tema dito. Okay, ito bang tumalikod ay hindi mananampalataya ng una o mananampalataya? Kung mananampalataya sila kapatid, hindi natin alam kung tunay, buhay o patay yung pananampalataya. So kaya I cannot answer that and I can return that back to you. Kung alam mo ba yung sa pagsampalataya ng mga tumalikod, ligtas ba sila? O, hindi mo rin alam yan, pero ang sabi sa Juan na talata kanina, na tumalikod sila dahil hindi sila sa atin. Napakalinaw naman. Next question. So, ibig sabihin ninyo na yung mga nanampalataya ngayon, nireserve na sa langit, pero hindi pa rin natutuloy, gawa ng hindi mo alam kung sila ba'y magpatuloy o hindi. Hindi ganun, kapatid. Yung mga reserve doon, given po yan, they are already saved. Kaya we are talking about saved, hindi yung mga sumampalataya pa lang sa ating paningin. Yung taong sumampalataya, hindi natin alam yun kung saved ba yun. We are talking about saved. They are child of God. They received the Holy Spirit. Yes, they were reserved in heaven. Yun ang mga sinasabi doon. Hindi yung mga hindi natin alam kung ligtas ba o hindi. Okay. Sa rulings natin, hindi na pwedeng ulitin yung tanong ng ganun pagka ano, kung yun na lang talaga yung sagot. Tanong ko sa iyo, nasabi ba ni Jesus Christ na once na ikaw ay saved, once na ikaw ay saved ngayon, ay saved ka pa rin forever kahit ikaw tumalikod? Hindi po nasabi. Bakit? Kasi yung mga saved ay hindi tatalikod. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, yung saved na ibig sabihin na nakatanggap ng buhay na walang hanggan, malinaw po na hindi na kailanmay malilipol. Bakit? Alam ng Diyos yan, kung sino yung mga ligtas. Kaya nga yung tatalikod, again, hindi natin alam, they are not saved according to 1 John 2:19. Hindi sila, tumalikod sila kaya dahil hindi sila sa atin. Yun lang. Okay, thank you very much for that. Ngayon, ang aking tanong sa inyo, Pastor, sinong alagad ng Panginoon ang nangaral na once saved, always saved? Unang-una, ulitin ko, Pastor, ang tanong ko, excuse me, sino? Kasi yun ang topic mo eh, once saved, always saved. Mm-hmm. May talata ka bang mabasa na may alagad na nagsabi ng ganyan na once you are saved, you are always saved? Yung pag-explanation ko kanina malinaw, si Pablo, si Juan, si Pedro, sila po ang nagtuturo niyan. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? At kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sabi ni Pedro na you are reserved in heaven for you. Sabi niya, who are kept by the power of God. Sino pa ba? Si Juan, sabi niya, nakatanggap tayo ng banal na buhay na walang hanggan. So yung pagkatanggap, wala kasing sinabing mawawala yon. Kaya they are also preaching that doctrine. Ang aking tanong, Pastor, malinaw. Sino bang may banggit? Binanggit mo na nga si Juan, si Pedro, si Pablo. Isa lang, basahan mo kong talata, na sila'y nangaral, once you are saved, always saved ka. Kaya nga unang talata ko, si Pablo, una si Pablo. Ayon sa pagkaunawa, okay. Roma 8. 39:38, sabi dito. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Verse number 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang pag-ahatol. Wala nang makakaseparate. Once saved, always saved po yan ayon sa unawa. Hindi po word for word.
So ibig sabihin, hindi mabasa, yun lang ang iyong unawa. Word for word, hindi mababasa. Pero mababasa ang maunawaan. Again, words carry meanings. Malinaw po ang meaning. Na wala pong condemnation, walang makakahiwalay sa atin. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia ni Apostol Pablo na yung tanggap ng Banal na Espiritu hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. One save, always save yan. Hanggang sa pagkaarawan ng pagkatubos. Di kasi, hindi mo kasi nasasagot yung aking tanong kasi. Ang aking tanong, sino ba ang alagad na nangaral ng one save, always save? Meron ba o wala? Meron nga. Binanggit ko nga yung tatlo. Kung alam lang natin kung ano ang ibig sabihin ng save. Kaya ang argumento ng save, yung mga anak ng Diyos, pinagkalooban ng anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo, hindi na maaagaw, hindi na mahiwalay sa pagmamahal ng Diyos, wala lang paghahatol. Yun ang kanilang mga tinuro. Hindi sinabing, kung meron kang mababasa dyan, na sila ay pupunta pa sa impyerno, na mananalo ka dito, o kaya you are right in this subject. 2 minutes. Wala. Okay. Wala akong tanong sa paghahatol. Wala akong tanong sa reserve. Wala akong tanong sa kung anuman. Ang tanong ko lang sa iyo, Pastor, mayroon bang talata na isa sa mga alagad nagsasabi diyan sa doktrina ng one save, always save mo na yan? Yun lang naman aking tanong eh. Hindi ko tinatanong yung reserve. Hindi ko tinatatakan. Walang makapag-iwal. I'm not talking for that. Okay? Kasi sabi mo, pang-unawa mo lang yun eh. Ang tanong ko lang sa iyo, yung sinabi ng Biblia, mayroon ba o wala? Kasi meron, wala, proceed ako sa iba. Kung meron, yes, meron nga. Kung intindihin mo ano ba yung save, hindi nakasulat word for word, pero ang argumento dito na ang save, ayon ni Apostol Pablo, mga anak ng Diyos, sabi niya, tagapagmana. Ano bang tagapagmana dyan? Eh sabi dito, merong itinatak na banal na espiritu, yun ang mga argumento ng isang save. Pero sinasabi ba nilang one save, always save? Walang ganon, walang word for word, pero malinaw na hindi maiwawala ang pagkaanak, hindi maiwawala ang banal na espiritu. Kaya once saved, always saved. Yun ang sabi. Alright, thank you. Last speaker. So, ating nililinaw, no? Walang mabasa, pero yun ang pagkaunawa. Walang mababasa word for word, pero mayroong nakasulat na mababasa na hindi word for word, pero mauunawa ang madaling maunawaan kung pag-aralan. So, clear na, no? Walang word for word, pero yun lang ang iyong unawa. At yun ang iyong pagpapaliwanag. Okay? Malino na pwede pa bang magtatanong ng isa pa? Isa na lang. Sige po. Sige isa po. Na lang. Okay. Kahit dalawa po. Hindi. Okay. Isa lang. Isa na lang. Sundin lang natin yung oras natin. Sige. So, ang once save, always save, ay wala kang mabasa sa Biblia, pero yun ay iyong unawa. Ito bang unawa mo ay very safe? Nasundin at paniwalaan ng mga tao? Oo. Dahil napakalinaw na unawa. Ang sabi ko, walang nakasulat na word for word. Pero merong nakasulat na mauunawaan kung ikaw po ay naniniwala ng Biblia na yung banal na, yung buhay na walang hanggan ay hindi babawiin, ang banal na espiritu na naitatak ay hindi babawiin, at yung ang langit po ay naka-reserve. Maraming mga binasa ko kanina, madaling maunawaan kung paniniwalaan. Kung hindi, hindi madali iyon. Yun lang ang sagot ko. Okay. Ayan, okay. Natapos yung maglilinaw. Ngayon ay ipagkaloob natin yung pangalawang tindig ng negative side. Sa panig po ng Seventh-day Adventist, ayan na si Evangelist Cesar Dizon. Paalala lang po mga kapatid, mga kaibigan, yung ating mga viewers ay may nag-aaway na, pero napaka-peaceful pa rin ang nag-uusap po dito. Yung pong nag-aaway ay yung audience. Meron akong nagbabanghin po doon sa audience. Pero salamat po doon sa dalawang magkatunggali dito at napakahinahon, malumanay, pariho at napakaayos ng kanilang pagtatanungan. Walang sapawan. Very clear at gandin yung audio. Thank you mga kapatid at mga kaibigan. Salamat po sa ating mga sa ating technical team. At ngayon, okay na. At andyan na, ready na po si Evangelist Dizon. 15 minutes at ito po yung rebuttal. Okay, time start now.
Okay, mga kaibigan at mga kapatid, ako naman po ay naniniwala sa Biblia. Pero hindi ako naniniwala sa personal opinion, personal understanding ng tao lang. Para nga hindi maging bias na sarili ko lang itong kaisipan, napansin naman ninyo na tayo po ay nagbabasa ng Bible commentary na hindi commentary ng Seventh-day Adventist. Kaya nga ang tanong ko, safe ba yung iyong pagkaunawa? Safe na safe daw. Kasi kung ako po ang magpaliwanag niyan, ay magkaiba talaga ng aming paliwanag. Ang tao na tumanggap sa Panginoon ngayon, at kung siya'y magpapatuloy, siya'y po talaga yon. Bakit naman iimperno mo yan? Kaya lang atin pong tinututulan na hindi totoo na tinanggap mong Panginoon ngayon, sealed ka na ngayon, ikaw ngayon ay nampalataya, tinanggap mong Holy Spirit, ay hindi nasisinsay ang daan mo. Kaya nga, sinabi ng Panginoon eh, ang magpatuloy hanggang sa wakas di maliligtas. Kasi meron ngang hindi magpapatuloy. At sinabi rin po ng Biblia na maraming tatalikod sa pananampalataya. Ay ito pa. Ginamit niyang sample kanina na bakit daw magpa-reserve sa restaurant na hindi naman tutuloy. Kaya nga ang tanong ko, kasi ilustrasyon niya yun eh. Lahat ba nagpapa-reserve? Tumutuloy talaga. Sabi naman niya, hindi naman yon kasi sa langit yon. In short, huwag kang gumamit ng ilustrasyon na hindi tama. Bakit? Pinakikinggan ng tao kahit ilustrasyon eh. Kaya nga ang sabi ko kanina, safety ba yung unawa mo, yung mga sinasabi mo? Ngayon, isa pa, sinabi ko kanina, ikaw ba'y magsasalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang na ang mga katotohanan ay nakasulat, nakatala sa Biblia, walang dagdag at bawas na sarili mong opinion? Ang sagot kanina, opo. So malinaw, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, besides na mabasa natin at sinasabi sa Biblia, ay opinion na lang yun after all. Unawa na lang ng tao yun. To make it safe, humihingi ako ng karagdagang linaw galing sa mga Bible scholars kung ano ang pakaibig sabihin dito. Ngayon, sinabi pa dito kanina, tanong ko, since topic mo ang once saved, always saved, sino sa mga apostolis ang nangaral na word na yun na sinabing once saved, always saved? So ano ang pinunta niya? Nireserve na sa langit, nandoon na nga sa langit, walang makapaghihiwalay, pero hindi niya sinabing salita paano kung tumalikod, paano kung hindi nagpapatuloy sa reservation sa langit. Wala akong problema dyan, pero baka mamaya tanungin, ay wala ka naman palang problema, ay tanggap mo naman pala eh. Hindi ko sinasabing lahat na sinasabi mo mali, pero sa mga katotohanan marami kang ini-inject na mali. Isa na dyan, once able said, kaya tinatanong ko, anong versikulo yan? Sinong apostol? Wala kang nabasa na salitang once saved. Kahit word na lang once saved, eh, wala kayong nabasa eh. Pero yung reservation sa langit at iba pa, I don't have questions with that. Kahit pa ilang libong reservation yan. So in short, mga kapatid, walang nabasa. Palibasa yung walang nabasa, anong naitayo? Wala. So gumamit ng talata isa, dalawang talata, tatlong talata, para makukumpuni-kumpuni para maitayo yung kanya. Pero kapatid, hindi ganun ang katotohanan eh. Ang katotohanan, clear na clear yan. Ginamit niya kanina yun pong tinatawag nating Mateo 24:13. Ano daw ang kahulugan ng Mateo 24:13? Ay kung ako po dito magbabasa, kasi sabi niya ay hindi raw ito patungkol din sa kaligtasan o sa ligtas. Well, kung ating babasahin ang Bible commentary, malinaw. Babasahin ko po sa inyo ha. Pwede po niyong sundan ito eh. Okay? Matthew 24 verse 13. But he that shall endure, the persecution shall come unto the end. So ano ang tinutukoy dito? Persecution will come unto the end. To the destruction of Jewish polity. Without growing cold or apostatizing, shall be saved. So ano pinag-usapan din dito? Kaligtasan. Sabi kanina, wala naman ang pinag-usapan dyan. Very clear po yan. Pinaliliwanag sa atin.
na ito po ay napakalinaw na pati kaligtasan palitin pinag-usapan. Kaya nga sinabi, ang magpatuloy hanggang sa wakas ay maliligtas. Paano mo masabing hindi niyang pinag-usapan ng kaligtasan? Ay kaligtasan nga ang pinakadiinan ng Panginoon eh. Ang magpatuloy hanggang sa wakas, eh alin? Maliligtas. Ay nagpatuloy hanggang sa wakas, di na makaligtasan ng pinag-usapan. Ay di useless. Kaya hindi totoo yung sinasabing hindi pinag-usapan yan ang tungkol sa kaligtasan. Eh sa talata itself eh. Datapot, ito basahin ko ha, 24-13. Datapot ang maliligtas, datapot ang magtitis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Eh ano pinag-usapan dito? Kaligtasan. Ang linaw po niyan, mahal ko mga kapatid. Ngayon, sinabi niya, ito ha, malinaw, sinulat ko to eh. Brother Johnson, sa inyo ba yung mga batang medyo maingay? Sa inyo ba yan? O hindi naman? Okay. Tuloy natin ha. Ito oh. Ay, minarkahan ko talaga ito eh. Wala siyang natutulan. Sabi niya, wala siyang natutulan. Wala siyang naribatal. Eh kanina pa kung ribatal ng ribatal eh. Na wala sa Biblia, mismo rin siyang nagsabi, na walang mabasa, na once saved, always saved. Kundi, maunawaan na lang daw kung ano yung sinabi ng Biblia. Again, wala akong problema sa pangunawa kasi personal niya yun eh. Pero wala talaga sa Biblia yung mismong doktrina nilang yan. Ang linaw po yan mga kaibigan. Sa Greek, ang end na tinatawag, telos, sa Greek word telos, end of the world, ang pinag-usapan, pananampalataya. Now, sabi niya rin, hindi ako nagsasabi about activity of the Holy Spirit. Doon sa sinasabi ko, hindi ko pinagdiinan ang activity ng Holy Spirit lang. I said, the Holy Spirit is already there. Ang tanong naman niya, mabasa ba sa Biblia, ang Holy Spirit ay nandyan itatak sa tao o nandyan sa tao? Well, atin pong basahin. Actually, nandito po sana yan sa aking slide pero ipapalabas ko po sana yan. Pero na-advance eh. Gusto ko sa pangatlo yan ilalabas. Eh, ilalabas ko na ngayon. Na mababasa ba sa Biblia sa lumang tipan? Well, mga kapatid, sa Isaiah 61, verse 1, ito po ha, tatlo, kahit papano, tatlong babasahin ko. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpapagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga biyag at magbukas ng bilangguan, mga nangabibilanggo. Lumang tipan po ito, lalo tigit, tumutukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu, nandoon sa Kanya. Ito pa, 42 verse 1. The Lord's chosen servant, 42 verse 1. Narito ang aking lingkod, na aking inaalalayan, ang aking hidirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa, isinasakanya ko ang aking Espiritu. O sabi mo, wala pang nakatanggap ng Espiritu. Nandyan ang linaw, mga kapatid, mga kaibigan. Andyan ang Espiritu. Nasa kanya. Ang sabi nga eh, si Judas daw, hindi pa nakatanggap ng Holy Spirit. Ang tanong ko nga, sa lumang tipan, wala na lang bang nakatanggap ng Holy Spirit? Wala naman daw. Kasi doon lang sa bagong tipan. That's wrong. Mali-mali. Eh bakit? Sinabi na nga ng talatang ito eh. Eh ito pang masaya. Sinabi po sa aklat din po ng mga awit, 51, malinaw pa nga kapatid at mga kaibigan. Talatang 11. No, pakinggan nyo ha. Tingnan nyo kung ang Holy Spirit hindi gumagalaw na at kumikilo sa panahon ito. Ito ang prayer ni David. Huwag mo akong palisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin. So ang tanong, kanina, ang Holy Spirit ba pumasok na sa tao? Kasi ang gusto niya palabasin sa bagong tipan lang eh. Yes! Sa 61, talatang 1 at 2. Sa 42, talatang 1. Sa awit 51:11, nandyan na po ang Holy Spirit. Kaya nga yan ang sinasabi ko. Ibig sabihin pa lang, Holy Spirit, gumagalaw lang, gumagawa lang sa chapter 2 ng aklat ng mga gawa.
Paano na lang yung chapter 2 papunta doon, mga kapatid, sa lumang tipan? Wala pala silang Holy Spirit? Eh ano na lang espiritu ang gumagalaw sa kanila? Yan ang malaking bagay. Dapat pag-isipan. Eto, idadagdag ko ang mga talatang ito. Tingnan natin ha. Kasi mayroon pa naman akong oras eh. Sige, Brother Mico, please. Para makita. Okay na? Eto, mga kapatid. Ikalawang Pedro 2:21. Ha? Next ba? 4 minutes, 15 seconds. Basahin eh. Nakikita ba yan? Ah, hindi nakikita yan. Hindi nakikita. Ezekiel 18:24 yan. Nakikita sa screen. Di bale. Sige na lang. Wag na lang yan. 4 minutes. Okay. Ito ang sabi ng Panginoon ha. Nevertheless, I have somewhat against thee. Ito yung sinabi ng Panginoon isa sa mga iglesia sa 7 churches. Because thou hast left thy first love. Ano daw? Mga mananampalataya ka ito. Pinatayo ng mga apostoles. Pero anong ginawa nila? Iniwanan nila ang kanilang first love. Kaya hindi totoo yung one same, always same. May tumatalikod eh. Talatang 5. Remember therefore, from whence thou are fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly. Ano gagawin niya pagka di ka magsisi? And I will remove the candlesticks out of his place, except thou repent. Verse 9. If we confess our sin, 1 John 1:9, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So ano lang sabi? Tinan mo ha, Pastor ha? Si John na yan. Kasama si John sa versikulo niya. Bakit? Ang term ginamit niya, us. Aba, pwede pa palang magkasala? Pwede pa palang linisin? Cleanse us and purify us from unrighteousness kung magkasala man ang tao. O tingnan ninyo, sinabi kanina, once ikay nasa Panginoon, di ka magkasala na. Once ikay nasa Panginoon, hindi ka na bumabalik sa mundo, natatakan ka na. Pero sabi ni John mismo, kung tayo lang mismo magko-confess ng ating mga kasalanan, tapat siya na magpapatawad at maglinis sa ating mga kasalanan. Bakit? Sa Revelation, may tumatalikod eh. Ito, Hebrews 6 verse 4. Ito, malina po to. Nakikita ba ito, Brother Johnson? Apo. Ito, 6:4. For how can those who abandon their faith 2 minutes be brought back to repent again? They were once in God's light. They tasted heaven gifts and received their share of the Holy Spirit. Ano daw? Pastor, ha? Tinanggap na nilang Holy Spirit. No? Tinanggap na nilang Holy Spirit. Once nandiyan na sa kanilang light ng Panginoon, nasubukan na nila kung anong gift ng langit at receive na nila ang Holy Spirit. Pero anong sinabi? Abandon their faith. Ikaw ang nagsabi kanina sa iyong premise number 2 na pagka ikaw ay nandiyan na sa iyo ang Holy Spirit, once nakatatak na ang Holy Spirit, yan ay di na mawawala at hindi ka na mawawala din. Pero anong sinabi? Tinanggap ng liwanag galing sa Diyos, natikman na ang gift ng heaven, at tinanggap na or receive their share of their Holy Spirit. Pero ano nangyari? Na-abandon pa rin nila. Kaya tinututulan namin, yung once saved, always saved na yan. Hindi ang totoo. Bakit? Tinanggap ng Holy Spirit oh. Kaya tumbay, bagsak talaga yung sinabi mo, na was na sa iyo ng Holy Spirit, di na mawawala. Ay inabandon na nga nila oh. Di ba lang kung mabasa mo sa Biblia na kahit inibandon ang Diyos, dyan pa rin ang Holy Spirit. Talo na ako. Basahan mo ako mamaya. Iniwanan ng Diyos, inabandon na ang Diyos, inabandon na ang pananampalataya, ang Holy Spirit tuloy pa rin nakatatak, dalain sa langit. Linaw oh. Kahit sila'y nakatanggap ng liwanag, test of heaven, receive the Holy Spirit, pero inabandon na pa rin nila. Ngayon, they knew from experience that God's word is good and they had felt the powers of the coming age.
Hi. Okay, sa talatang 6, abandon their faith pa rin. I'm very much willing to answer the second questions from my opponent. Okay. Pastor, siya lang kayo, malakas talaga boses ko, kahit bulong naririnig eh. Ito talaga ang emphasis ko. Ganun po talaga siya magsalita. Okay. So, ito na po yung pangalawang pagtatanong ng affirmative. 10 minutes po ito uli. Pastor Rian, patisting ng sound. That's my test. Okay. Sige po. Mr. Moderator, Pastor Rian, sandali muna ha. Pwede bang after nitong question and answer mo 10 minutes, mag-break muna tayo kahit 1 to 2 minutes para lang ay for personal necessities? Apo. Okay. Sure. Sige. Sige. Okay, after na tanungan, meron pong 2 minutes break. Okay, para makapag-CR or uminom o ano man. Okay, so ready na po kayo pareho at ngayon ay simulan na po natin. Time start now, go. Ang unang tanong ko sa iyo, kapatid, sino po ang nagbibigay otoridad ng mga Bible commentary at Bible scholars na dapat nating paniwalaan? Siya ay katulad ninyo na nag-iisip din. Nag-iisip din sila. Mga Bible scholars ang mga ito. Tulad mo, gusto ka rin paniwalaan. Sila din, gusto ko rin paniwalaan sa sinasabi nila kung ano ang kanilang kaisipan. Hindi lang ako, again ano, hindi lang ako nagsasabi, kundi sila din. Ngayon tanong mo, anong authority nagbigay sa kanila? Pangunang masabi ko sa inyo, ang kanilang mahabang experience, ang kanilang pag-aaral, ay napakalawak, higit kaysa sa iyo. Kaya ako'y naniniwala, tama ang kanilang sinasabi. Kung hindi naman tamang sinasabi, i-questionin mo. Ang tanong ko maliwanag. Sino po ang nagbigay otoridad ng mga Bible commentator at mga Bible scholars? Sino ang nagbigay na sila ay maging batayan o sila ay maging standard ng ating unawa sa Biblia? Sino po? Kasi ang gusto mong palabasin, Holy Spirit o kaya Ama o kaya si Kristo. Ang sabi ko sa iyo, base yan sa kanilang pag-aaral. In short, their authority is coming from their experience, coming from their study, nagsunog ng kilay, nag-aral at pinalawak. Now, it's up to you to accept o hindi. Kasi after all, hindi lang ako ang isang nagsasalita dito. Nagsasalita dito kasamang ibang tao na kinukot ko, binabasa ko kung ano ang pakahulugan ng talata. Bakit? Kanilang ini-extract ang meaning at syntax from the Greek words nito. So, ibig sabihin, tulad din nag-aaral. Halimbawa, tulad sa'yo, tatanungin kalimbawa, sino nagbigay sa iyo ng authority na ikaw ay paniwalaan? Meron ka bang authority galing sa Diyos? Pwede rin ibalik sa iyo yan. O ano naman ang authority nila para magiging standard? Kung hanapan mo kung Holy Spirit o Diyos, wala yon. Sila lang ay malawak sa experience, pag-aaral at iba pa. And it's up to you kung tanggapin mo hindi. Ay di questionin mo lahat ng Bible commentary. Ang daming mga baptist na may mga Mr. libro. Mr. Moderator, parang mataas na yan eh. Sorry, wala. Balik-balik na lang yung... Okay. Mr. Moderator, 30 seconds okay. Na yata eh. Next question na tayo. Okay, next natulog question. Natulog yata, moderator. tanong ko next question ha. Kung meron akong mga Bible scholars din na naniniwala ng once saved, always saved, tatanggapin mo ba rin silang otoridad? Yes or no? Ito ang masabi ko. Kung tama at naayon sa Biblia, bakit hindi? Kung tama ha, at naayon sa Biblia, tanggapin ko. Kahit huwag mo nang dalahin dyan sa mga authority mong yan. Kahit ikaw, Pastor, magsalita ka lang ng totoo tama. Bakit hindi ko paniwalaan ay? Paniniwalaan ko. Pero sa mga sinasabi mo, hindi ko matanggap lahat eh. Hindi mo nga masagot kung anong talata yung once and always. Next question. Okay. Sa nabanggit mo naman, ayan ang next question ko, parang na ano din na coincide. Ano? Ang tema dito, patutunayan ko ang once saved, always saved. Sa debate ba, brother? Ang tema, babasahin word for word o patutunayan? Saan doon? Ang tema, patutunayan. Pero hindi naman masama kung itanong ko sa'yo. May rulings ba na nagsasabi kung itanong ang iyong topic ay mali?
Okay. Wala. Yan, sagot yan, sagot yan. Okay. Yun ay sagot ko sa'yo. Next. Yes, yes. Tama yun. Wala namang nagsasabing mali. Correct. At least malinaw po na patunayan, hindi babasahin word for word. Okay, next. I'm sorry. Next question. Sabi mo na itong awit 51:11, meron ka bang mababasa ulit sa ang talata sa Old Testament? Hindi po, again, hindi activity. Pakiano po sa tanong ko, sa ang talata sa Old Testament na ang Holy Spirit ay nasealed, nasilyo. Saan po yan? Ito nga eh. Ito nga, paulit-ulit ko nga sinasabi sa iyo. Ang linaw, oh, basahin ko uli sa iyo, ha? Ito. Ikaw naman din nagsasabi na dapat intindihin din, di ba? Oh. Huwag mo akong palisin sa iyong harapan. At huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ano bang ibig sabihin ng seal? Nandyan sa kanya ang Holy Spirit. Ibig sabihin, tatakan ka lang na parang notaryo ng lawyer? Ganun lang? No. Ibig sabihin ng nandyan sa iyong Holy Spirit, sealed ka ng Holy Spirit, the Holy Spirit is with you. Yan ang nangyari sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Gawa. Oh, ito pa. Dagdagan to pa. Isaiah Kapitulo 61, yung kanina. Oh. At kung titingnan natin to sa Bible commentary, abay, nandun nga rin naman yung pagsilyo ng Panginoon. Ito, oh. Ang Espiritu ng Panginoon. Let me read this one. Okay? The Spirit of the Lord God is upon me. So, ano daw ang Espiritu ng Diyos? Nasa kanya. Tulad ng mga apostolis, ang Holy Spirit ng Panginoon, nasa kanila. Pumatong sa kanilang mga ulo. At sila nagsalita ng iba't ibang wika. Maliban lang kung may pakaibig sabihin ka pa nagsalitang sin, na wala sa kanya, natatakan, nasilyuhan, pero wala sa kanilang Holy Spirit. Okay. Next. Okay. Ang nabasa mo doon, the Spirit of God is upon me. Ano po ang ibig sabihin ng upon? Nasa loob o nasa ibaba? Nasa taas? Eh di, nasa kanya. Bakit ilagay mo bang Holy Spirit sa tuhod? Bakit ka magtatanong saan bang Spirit? Sa loob, sa labas? Bakit? Ang Holy Spirit ilagay mo sa tuhod, sa paa? Nasa iyo, sa iyong katawan, sa konsensya mo, isipan mo, puso, saan mo ba gusto ilagay? Okay. Next itong question. Paglilinaw po ito. Ang sabi sa New Testament, God, Galatians chapter 4, verse number 6, God hath sent forth the Spirit into your hearts. Stop. Pastor, wag mong ganong idikit yung microphone. Okay, sorry. Yan ang ibig sabihin ko. Pastor, hindi po ako sinusupply yung sinasabi mo, ha? Gusto ko lang sabihin, Mr. Moderator, yes, na walang ilapit kasi di ko maintindihan. Okay. Ulit. Yun ang purpose kung bakit nag-stop ako. Apo. Tama. Okay. Para maintindihan naman. Okay. Ganyan na lang, Pastor, yung microphone. Maganda naman yung Yung okay. Kanina, maganda na yun. Okay. Sige. Start. Okay. Time, continue. Next po pong tanong. Sabi dun sa Galatians chapter 4, verse number 6, God hath sent forth the Spirit of God into your hearts. Magkatulad ba yung nasa puso ng tao o yung apan na nasa ibaba lang o nasa taas lang ng tao gumagabay? Magkatulad ba yun o magkaiba? Okay. Para maintindihan mo, Pastor. Sige, sabihin mo talata, babasahin ko. Alright. Again. Talata 6, mo. 4:6. Galatians 4:6. Okay, ha? Ating titingnan para maintindihan mo. Galatians chapter 4, verse? 6. Oras ko po. 6. Okay, stop natin yung time. Okay, stop natin. Sige, babasahin muna. After na mabasa, ay kinukuha ko na yun eh. Well, continue. Sige. God hath sent forth the Spirit of God. Okay. Basahin muna. Stop lang time. Okay na? Apo, sige, okay, basa. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. Ayun. Na sumisigaw, Aba, Ama. So, okay. Di mo ba may kanyang Espiritu na sa puso?
Ayan, the question is there any difference between nasa puso o kaya apan? Nasa loob ba yung apan o yung nasa labas? Ano po ang sagot? Alam nga naman ang apan mo nasa labas. The outside kung... The Holy Spirit of God is upon me. Nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Ano pa bang klaseng gusto mo translation dyan? Okay. Bang, the Spirit of the Lord God is upon me. Ano yan? Nasa labas? Na parang gwardya lang? O nasa tuhod? Na nasa kamay? O ano ba? Of course, it's in you. And God's Holy Spirit engulfed the being, the person. Even your own body possess you. The Spirit of the Lord is upon me. Just like Jesus Christ. He preached the gospel and then the Spirit of the Lord was upon with Jesus Christ. That's why he preached. Just like ang Spirit ng Diyos was upon with Peter. Oh, he speak boldly. Ano bang gusto mo palabasin? Doon lang sa tuhod o ano ba? Okay, next okay. question. Next question, ayon sa talatang binasa ko sa 1 John chapter 2 verse number 19. Ang tanong po dyan, ano po ang napakagig ang nagpa ano nila na hindi sila sa atin? Yun bang paglabas nila o talagang hindi sila sa atin sa pasimula? Kaya sila lumabas o tumalikod. Ano po doon ang unawa mo? Okay, maganda 'yan kasi kasunod na slide ko 'yan eh. Ito 'yan. Buhat ng umpisa magkasama talaga sila. 35 seconds. Go. Sige. Buhat ng okay. Pwede na? Sige, tuloy lang. Okay. Buhat ng umpisa magkasama talaga sila. Binasa ko rin sa komentaryo 'yan. Talagang gumagawa sila. Kaya lang tumalikod. Ngayon ang sabi ni John, sila'y tumalikod kasi hindi kasama natin. Kasi kung kasama pa, manatili. So, ibig sabihin, from the beginning, hindi talaga sila kasama natin. Bakit? Lumabas sila eh. Mahirap bang intindihin nyo? Kaya nga, ang once saved, always saved, hindi totoo, hindi tama. May kasama kayo ngayon na hindi talaga masisave yan. Bakit? Tumalikod eh. In short, kahit pastor ka pa, bye. Pag tumalikod ka, wala ka talaga. Time. Wala na. Oras. Okay, break po tayo. Break tayo lang. Okay, pastor, break muna tayo. Break time, 2 minutes po. Saglit lang at para sa pang sariling ano po nila. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid sa mga nakatutok po ngayon. Doon sa mga nagtatawag sa aking cellphone, ay hindi ko po kayo ma-entertain. Ako po yung nagmo-moderator, lana po sa cross-examination. Ano? Sa mga nanonood at marami pong mga magagandang comment na very peaceful. Ayan, yun lang po yung mga nanggugulo at wala tayong aasahan dyan. At least nakikita po natin na ang bawat panig ay nagbibigay ng idea. Nasa atin ho kung nakikita ko sila nakikita natin na umaayon sa Biblia, nasa atin po yun. At ating pasalamatan sapagkat yung pong ating dalawang nag-uusap ay naroon pa rin ang respeto sa isa't isa. Yung isa, malakas ang tinig, ang boses, pero natural po niya yon. At marami din naman ang nagpapasalamat at bumahanga kay Pastor Rian sa kanyang pagiging mahinahon. Thank you po. Pareho po silang mga tagapagtanggol ng bawat pananampalataya. Ito nga lang si Evangelist Dixon ay matagal ng panahon na napahinga. Oh, matagal na at dekada, hindi lang talaga isang dekada yata na siya po ay hindi na na sabak sa ganito. Pero dati, na siya estudyante pa, alam ko po natin, hindi pa uso ang video nun. Eh, linggo-linggo yata, may debate ito nung araw. Okay, so yan ho ang ating patalastas. At dadako na, babalikan ho natin. At tayo na po ay nasa conclusion na po ng bawat isa. At yan pong napagkasundan ho natin. Siyempre, para yung flow ay tuloy-tuloy, ang unang magbibigay ng conclusion ay yung affirmative at sa pagkatapos niya ay bigay naman natin sa negative side. Okay, Pastor Rian, okay na? Ready ka na? Oh, sige. 5 minutes okay po ito na summary. Okay na po? Pa-testin niya ng sound? Test mic, test. Okay, sige po. Okay na po? Time. Okay, let's start. Start now. Okay, matibay po mga kaibigan, nakita po natin mamaya, may nakapakinggan po natin kanina na babalik po naman sa Biblia, no? Sabi niya kanina, Bible commentary scholars, wala pong gumagawa na sila po yung sila po ang ating paniniwalaan. Yes, they can help us to understand, but never po silang ginawang
otoridad o standard at hindi po ako naging standard ngayon. Biblia po ang standard. Kaya sabi niya kanina, kahit ikaw kung magsasabi ka ng totoo o kaya yung scholars, kung tama sa Biblia, ibig sabihin bumalik pa rin sa Biblia. Yan ang ginagawa natin ngayon. So wag mo na yung mga Bible scholars komentary mo dyan. Malino naman, maintindihan naman natin dito dahil marami ding mga Bible scholars commentaries nagko-kontra-kontra, so they are not the standard. Sinabi po kanina, inamin na nga kanian na eh. Malino nang inamin, 1 John chapter 2 verse number 19, na hindi talaga sila sa atin. Yun ang nakasaad sa talata. Hindi po ang paglabas nila, hindi na sila dahil hindi na sila sa atin dahil lumabas. Walang ganon. Ang sinabi, tumalikod sila dahil hindi sila sa atin. O wala pong ano dyan. Itong mga sinasabi niya kanina, yung wakas, hindi naman ito, wala itong bearing kasi na-refute na ito. Dahil hindi sinabi dyan na wakas ng buhay, kundi wakas ng mundo. E paano yung nangamatay doon? Hindi nakaabot sa wakas ng mundo, hindi sila ligtas. Hindi po ito nangunuhulugan, mga kaibigan. Mali pong talata itong ginagamit. Yung illustration ko po, malinaw. Ang illustration ko, brother, kung maintindihan mo ang illustration, ibig sabihin, ni-reserve yun. Pagka naka-reserve yun, ibig sabihin, sa'yo yun. Oh, yung restaurant na pinare-reserve mo, ha? Yung restaurant na pinare-reserve mo, hindi yun ibibigay ng iba dahil naka-reserve yun sa'yo. Yan ang illustration, napakalinaw. Huwag mong sabihin, naka-reserve pero ibibigay ng iba, wala. O yung mga hindi pumunta doon, ang tao yung sinungaling yun. Sa ating, hindi naman tayo mananatili sa ano, sa sanlibutan. Kaya pupunta talaga tayo doon. Huwag mong ihalin tulad yung factors na hindi nakapunta. Ang punto doon na pagka naka-reserve, sa'yo yan. Hindi yan ibibigay ng iba. Malinaw yan. Tapos dito, ang tatak na ko po mga kaibigan, paano hindi natin maiintindihan? Ha? Merong kaibahan. Kaya nga sabi ko na kanina, the Spirit of God is upon Saul, is upon David, gumagabay. Hindi sa tuhod. Huwag tayong maging pilosopo dito. Wala sa tuhod. Pero nasa labas. Alam nga namang nasa apan na nga yan eh. We understand English very well. Pagka apan, nasa taas po yan. Gumagabay po yan. Kaya hindi na itatap. Huwag mong sabihin na itatap. Dahil mali po. Tinututulan niyo po ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, kapatid, siya po ay nananalangin. Siya po ay nangako na ako po ay dapat po akong it is expedient for me to go away para mabigay ang banal na Espiritu. Tapos nasabihin mo ngayon, Old Testament pa, meron ng banal na Espiritu na tatak. Wala. Merong operation of the Holy Spirit. Nandyan po yan. Pero sinasabi sa Biblia, walang pagtatatak until the Holy Spirit, si Jesus Christ ay nuluwalhati. Malinaw yan sa Biblia. Kinukontra mo. Eh ngayon, ang mga ginagawa mo. O ito, baka mabanggit mo ito. 2 Peter chapter 2. Basahin mo yan, ang 1. Baka na-slip of the tongue ka kanina, pero baka mabanggit mo ito mamaya. Uunahan na kita. 2 Peter chapter 2, babasahin mo ang konteksto. Ang mga taong yan, hindi ligtas. Bakit? Bulaang guro nga. Bulaang propeta, ililigtas mo pa. O hindi yan, mga bulaang yung guro. Hindi yan sa mga ligtas. We are talking about saved. Ngayon, yung Hebrews chapter 6, napakadaling talata yan. Hindi mo lang napansin, exegesis mo, kapatid. Hebrews chapter 6, verse number 6, ang sabi po dito, if they shall fall away, to renew them again. O, hindi mo nakuhang again eh. Yung again kasi, kahit dito, if they shall fall away, to renew them again, unto repentance, walang again. Kaya walang born again, and again, and again, and again. Ang talatang ito, hindi mo napansin, once and always saved pala ito. Dahil minsan lang mag-repent, minsan lang na ma-crucify. Ito, sabi dito, seeing the crucify to themselves, the Son of God, afresh, hindi mo na i-crucify ang Diyos. Kaya once na maligtas ka na crucify na ang Panginoong Hesukristo, hindi ka na ililigtas uli, maliligtas uli. Hindi mo na exegete ang talata, yung again, yung afresh doon sa talata. Hindi yun, once and always saved na hindi mo na. So malinaw po ngayon mga kapatid, na natayo natin, wala pong nabasa na ang pagkaanak ng Diyos maiwawala. Wala pong mabasa na ang banal na Espiritu babawiin. Yung binawi kanina, yung sinabi niya, hindi po na itatak, kaya binabawi ang banal na Espiritu sa Old Testament. Sa New, wala na. Kukontrahin mo ngayon ang Panginoong Hesukristo, sabi niya, mapa sa inyo magpakailanman. Sabi niya Apostol Pablo, na itinatak sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. So malinaw po. Salamat sa inyong pakikinig. Okay. Thank you, Pastor Rayan. At ngayon, ibigay natin sa negative side ang kanyang
huling mga sasabihin in 5 minutes. Evangelist Dizon, go. Time start. Thank you very much. Maraming salamat, Pastor. Thank you din po sa inyo, no? Ito lang masabi ko sa inyo, Pastor, no, no hard feelings. Hindi mo talaga nitayo ang iyong gustong itayo. Kasi una sa lahat, sariling opinion mo lang yan, sariling kaisipan mo lang yan, at iba pa. At least ang sa akin, hindi lang ako nagsasalitang mag-isa. Kasama ko pang Bible commentary. I'm not only alone na nagpapaliwanag. In short, mas clearer. 2 hedges better than 1. Kalawa, ang kagandahan dito, sinabi niya kanina na, pagkaikay na sa Panginoon, hindi na ikaw daw ay nawawala. Hindi po totoo yan. Basahin po natin ulit. Nakikita ba ito? Hebrews chapter 6 verse 1. For how can those who abandon their faith be brought back to repent again? So doon daw ang problema, di ko rin nakuha yung salitang again. Bakit? Mahirap bang intindihin yung again na yan? Ano ba kahirap yung again na yan? Ang punto, simple lang. They were once in God's light. Once ha, membro na yan. God's light na sa kanila. They had tasted heaven's gift. Linaw niyan. They received the Holy Spirit. Pero ano ginawa nila? Inabandunan nila eh. Yan nga, ang once saved, always saved, hindi yan totoo. Maniniwala lang ako na ikaw nagpapatuloy hanggang sa dulo. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, magpatuloy lang, maliligtas talaga. Ngayon, may pagmamalaki mo ba kung ano ang iyong bukas? Sabi nga ni Apostol Pablo eh, ah, nakatungtong sa ibabang bato, huwag magmalaki, at pagkatapos kong mangaral, baka ako pa ang maitakwil. Malinaw po yan. Kaya nga ang sabi, magtapat hanggang wakas. Pero yung saved ka na ngayon, na-sealed ka na ng Holy Spirit, nasa iyong Holy Spirit, tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka na magkakamali, tuloy-tuloy ka na sa unahan, mali. Ang talata mismo malinaw, sila'y nakatanggap na ng liwanag, nakatanggap ng gift of the Holy Spirit, pero sila nag-abandona pa rin sa kanilang pananampalataya. Di ba maintindihan yan? Linaw po yan. Ang ibig sabihin po dyan, fall away, okay? Sa Greek po, mahal ko mga kapatid, napakalina po. Ang ibig sabihin ng fall away ay sila po ay nag-apostasize. Yan, nag-apostasize. Yan po ang pakaibig sabihin. Anong ibig sabihin ng apostasize? A renounce totally a religious belief once professed. Kaya nga ang sabi ko, kahit ikaw ang pastor, huwag kang magmalaki ni magmayabang na kahit patayin ka pa, hindi ka alis. Maraming ng iba eh, di pa pinatay eh. Alis na ng alis. Ang dami niyan. Ang daming mga Baptist kaya na na-Adventist. Isa na dyan si Jeffrey na aking binabible study yan. Na ang sabi mo, hindi kasi natin membro kahit pa nung una pa, hindi. Yan bang mga membro nyo ngayon? Ba't nyo pinagpapatuloy? Hindi din pala maliligtas yan. Bakit? Eh, kung tumalikod. Ang punto mga kapatid, napakalinaw na ang tao pala pwedeng mag-apostasize kahit saved pa sa ngayon. Kahit nasa kanyang Holy Spirit. I was found as a beggar.